idol, 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 idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapid Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Kulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino. Dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan. Hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan. Dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit. Dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no need to say na sana all. Meron tayong Rapid Tulpo, handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rapid Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapid Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing sa magandang hapon mga kapatid, and welcome po sa Maaksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At ngayon po mga kapatid ay December 6, 2023. Ako po si Shari Roman, at maya-maya lamang po ay makakasama natin hanggang alas 4 ng hapon si Attorney Gabriel Ilaya. At mga kapatid, habang inaantay natin si Attorney, mananawagan lang po tayo para po dito po sa mga nagsaoli sa aming tanggapan dito po sa TV5. Unahin na po natin mga kapatid si Rosmar. Okay.
si Sir RV. Okay, ang nagsooli po ay si Rosmar Fernandez na isang Tahoe vendor po. Nahanap niyo po itong black wallet po na may mga lamang cash po and IDs and ATM po. Nahanap niya po ito sa loob po mismo ng bus, 6:40 po ng gabi, noong December 2. At ito po mga kapatid ay pagmamayari po ni RV Emanio na taga Santa Maria, Bulacan. So kung sino man po ang nakakakilala po kay Sir RV, I don't know if RV is babae ba o lalaki, RV Emanio ng Santa Maria, Bulacan, nandito sa aming tanggapan ang wallet po ninyo at pakihanap. Okay, lalaki. Okay, ayan, si Sir RV Emanio ng Santa Maria, Bulacan, nandito po sa aming tanggapan yung wallet po ninyo. At isinaoli po again ni Rosmar Fernandez na isang Tahoe vendor. At next naman po natin si Aldrick Griar na isang joyride rider naman po. Nahanap niyo ito, niya po itong brown wallet po na naglalaman po ng cash. At may mga Korean won and Yuan money, IDs and ATM. Ito po ay pagmamayari po ni Carl Gelar Benipayo from Dasmariñas, Cavite. Carl Gelar Benipayo, nahanap niya po itong wallet po ninyo, sir, sa noong November 27, Along Makapagal Road daw po sa harap daw po ng Metliv. Tama ba? So, sa nakakakilala po kay Carl Gelar Benipayo, ang inyong wallet po ay nasa aming tanggapan. At ito po ay isinaoli po ni Mr. Aldrick Griar. Ayan. Okay. And next naman po natin, si Ramuel Arenas po na isang Grab driver po na iwan po ang black long wallet po na may laman po mga ATMs and IDs. And ito po ay pagmamayari ni Ende Guo. Ende Guo. At naiwan po ito sa front seat ng kanyang minamanehong Grab car. November 23 po. At ayan po, sino man po yung nakakakilala kay Ende Guo. Okay, and next naman po si Mr. Joselito Bautista, napulo niyo po itong na isang taxi driver po. Si Mr. Joselito Bautista po ay nagsooli po sa aming tanggapan ng wallet po na may mga lamang IDs. At ito po ay pagmamayari ni Mr. Felix Godito. So, Mr. Felix Godito, ang inyong wallet po ay nasa aming tanggapan. At pakihanap na lang po muli si Miss Cla, no? Clarice, dito po sa TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Uulitin ko po si RV Emano, Carl Gelar Bempayo, and si Ende Guo, and si Felix Godito. Sa mga nabanggit ko pong pangalan o kung sino man po yung nakakakilala sa kanila, mga kapatid, ipagbigay alam nyo na lang po na ang kanilang wallet po, ang kanila pong mga wallet ay nandito po sa aming tanggapan. Dito po kami sa may TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. And gaya po ng lagi naming sinasabi, mga kapatid, yung ating mga OFWs, kung kayo po ay may sumbong o reklamo, pwede nyo pong ipagbigay alam, pwede po kayong magpadala ng representative dito sa aming tanggapan. At yung mga nasa malalayong lugar, kahit isang representative lang po, mga kapatid, ay ina-accommodate po namin. Dali nyo lamang po ang inyong, of course, yung vaccination cards po ninyo at yung ating mga documents, mga kapatid. Lagi po nating paalala din ni Idol Rafi. Mga kapatid, lagi pong pinapaalala ni Senator Idol Rafi Tulfo na ang yung mga fake pages po na naglipa na, no, kamakailan lang po ay may mga lumalapit sa amin at nabibiktima nga po ng ganyan. So please maging aware po tayo, meron pong verified check ang Rafi Tulfo in action, gayon din po sa official Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Okay. At ito, simulan na natin si Ma'am Rizaline. Okay. And yes mga kapatid, bago tayo magsimula, babati na sa atin Attorney Gabriel Ilaya. Magandang hapon po, Attorney Gabs. Magandang hapon po sa inyong lahat, baby. Kamusta? Sorry, I'm late. Ang traffic. Kaya maaga ako bumiyaya. Oo nga. Sobrang traffic. Kaya, sobrang traffic lang kasi nga, pagpapasko na. Marami yun. Nang Merry Christmas po. Merry Christmas. Yes. Namamasko po. Kami mamamasko sa'yo since sige, late ka sige. Nga. Okay, si Ma'am Rizaline
Abara Koso, kung tama po ma'am. At humihingi po siya ng tulong na makausap po ang nakabuntis sa kanya dahil po sa anak nga po nila. Ayaw daw po kasing pirmahan yung birth certificate po ng bata. Okay. Okay. Ang nire-reklamo, attorney, ay si First Lieutenant Erwin Butay na isang army. Tama po. Okay. Sige, ma'am. Tanong lang po. Si Lieutenant, si Tenyante Butay. Opo. Boyfriend niyo po? Friend po kami. Friend? Opo. Gaano? Since July 2020, galing sila ng Mindanao. Nakilala ko siya through sa pinsan ko kasi XO niya. Okay. Tapos nalaman ng pinsan ko na nasa area ako noon. Mm-hmm. Po. Tapos nag-chat yung pinsan ko, sabi niya, parang nagpapahanap daw ng native na manok kasi gustong kumain ng XO niya. Mm-hmm. Ganon, opo. Tapos pumunta po sila sa bahay kung saan po ako tumutuloy sa pinsan ko din. Doon po kami nagkakilala. Mm-hmm. Opo. Then, pag nag-aayaman sila mag-inom, sir, nag-aaya sila mag-inom. Pero di ako sumasama pag hindi kasama yung pinsan ko. Okay. Opo. Tapos may mga times na nun, nagpumilit minsan na labas tayo, ganyan, inom. Sabi ko, ayoko. Kasi anong oras na din? Parang 11 p.m. ng gabi ito, 12, ganun. Hmm. Sabi ko, hindi naman tayo mga aswang para ganun. Hmm. Hindi ako sumasama nun nung pag kami lang. Mm-hmm. Opo. Tapos nung time na yon, magka-chat kami, napunta na siya sa Northern Samar. Doon na siya na destino sa Salvino. Then parang send ng pictures, ganyan, kumustahan lang, parang ganun lang. Mm-hmm. Yung ano namin, relasyon namin, mm-hmm, mutual lang. Tapos hanggang umabot sa point last year, July 18, nag-chat siya sa akin, sir. San ka? Kumusta ka? Okay lang, ganun. Sabi niya, ano, inom tayo. Saan man? Sa taas. Sa Katbalogan na, sir. Kasi doon man ako. And then, ako naman, kasi wala man akong libangan or free ako noon. Sige, sir. Ganon. Sige, sir. Ganyan. Sama. Then after noon, nag-inuman. So parang hindi naman siya masyadong marami. Pero sumuka ko noon. Medyo nalasing ako noon, sir. Tapos, sinabi niya sa akin na pwede makituloy. O, sabi ko, sige. Doon siya sa inuupahan ko. Doon ko siya pinahiga doon sa kotsyon ko, sa kama ko siya. Ako sa lapag. Mm-hmm. Tapos nung parang nakaidlip na ata siya noon, hinila niya ako, sabi niya, dito ka, himiga. Ano ka, parang tumabi ka. Sabi ko, ayoko. Tapos pinilit ako. Tapos, doon na ako humiga kasi pinipilit ako. Sabi ko, may trabaho pa ako, mapupuyat ako. Uh-huh. Nilagyan ko ng unan sa gitna. Uh-huh. Oo po. Tapos, yun na nga po, wala. Parang walang nangyari kasi ayoko talaga. Sabi ko, ayoko, baka may girlfriend ka, makakasakit ako. Tapos, yung gabi na to. Opo, yeah. Yung gabi na po. Okay. Tapos, wala pa nangyari? Opo, wala po. Tapos, sabi niya, wala. Tapos, di kinabukasan, chat siya, sabi niya, I miss you, ganyan. Mga sweet talks, ganun. Mm-hmm. Tapos, sinundo ako nung hapon. Tapos, dun na naman kami sa inupahan ko, in a boarding house. And then, nung gabi na yun, parang namwersa siya. Okay. Sabi ko, parang, parang, Namuwersa siya na may mangyari. Opo. Tapos, at na nagawa po. Opo, nagawa. Kasi hinawakan yung mga kamay ko, sir. Malakas. So, wala pong consent ninyo. Opo. Ang nangyari. Parang walang consent. Opo. Okay. This is the day after na una siyang natulog sa inyo. Opo. Okay. The second day. Unfortunately, nagbunga po yung... Opo. After... Kailan po ito? Last year po, July, nandyan siya. July, tapos okay. Nag-PT po ako ng August 8. Okay. Positive. Opo. Okay. Alam niya, kasi nung magka-text kami, parang kumukulo na yung ano ko sa kanya eh. Parang dugo, parang ganun. Parang wala na akong gana makipag-text. Tapos siya mismo nag-text, sabi niya, buntis ka. O, kasi alam niya kung ano yung ginawa niya. Okay. Opo. After po na may nangyari sa inyo nung July, yung may pinilit niya sarili niya sa inyo nung July. Opo. Paano po naging relasyon niyo? Nagkakausap pa ba kayo? Dumating kasi sa punto, sir, na siya ata yung pinaglilihian ko kasi ayaw ng hormones ko sa kanya eh. Parang may mga times na
nagte-text, hindi ako nagre-reply. Oo, kasi so siya constantly communicating with you. Opo. Okay. Opo. Ngayon, kayo, minsan hindi nyo nare-replyan. Opo. This is the for the duration ng pagbubuntis ninyo. Opo, opo. Okay. Opo. Sige. Andito naman si... Yes po, nasa linya na natin si First Lieutenant Erwin Butay natin, ng 8th Infantry Division ng Catbalogan City sa MAR Philippine Army po siya. Lieutenant Butay, magandang hapon po. Yes ma'am, good afternoon. Opo, kakausapin po kayo ni Attorney Gabriel Elaya, Lieutenant. Yes, apo. Apo, Lieutenant, mayroon, yes, mayroon po dito nagre-reklamo laban sa inyo na si Miss Rizaline Abaracoso. Familiar ho ba sa inyo si Miss Riza? Yes po. Apo, ano po siya sa buhay ninyo? Bali, yung sabi niya nga po, magkakilala lang kami, yung pinsan niya. Okay. Dahil sa pinsan niya. Okay. Bukod doon, Lieutenant, mayroon ho bang namagitan sa kanila? Po, wala po kaming relasyon noon. Walang relasyon, bukod sa yes, sir. Bukod sa magiging magkakilala? Yes, sir. Eh, paano ho nabuntis si Miss Rizaline? Yun nga, sir, nung... Eh, ang sinasabi ho ni Miss Rizaline at medyo mabigat ho ang allegation laban sa kanila na last July daw, eh, pinilit nyo ang sarili nyo sa kanya. Actually, hindi naman po ganun, sir. Hindi ko man siya pinilit. Talaga. Pero may nangyari ho? Yes, sir. Meron, sir. Okay. Ano ho ba ang version nyo ng kwento nyo nung araw na yon? Yun nga sir, inuman kami sir, tapos no, nalasing siya sir. Tapos nag-hatid ko na sir kasi... Yes sir, nag-hatid ko siya sir, tapos doon na ako sir, nag-stay sa kanya sir. Okay. Kasi, sino ang nag-initiate na doon ka na mag-stay? Bali, ako na lang sir, nagsabi man ako sa kanya sir, pumayag man sir. Okay, so ang sinasabi nyo, walang rate na naganap? Wala, sir. May consent niya, kumbaga? Yes, sir. Okay. Sige. Magiging ano to, he said, she said, tong mangyayari dito. Pero the fact remains, tama, sir, nagkaroon ng baby? Yes, sir. Yes. Aware kayo na may baby? Yes, sir. At ayon sa reklamo sa amin, ay hindi nyo raw pinipirmahan ang birth certificate? Actually, sir, pipirmahan ko man yan, sir. May problema lang kasi ako noon, sir, that time. Nagsabay-sabay, sir. Kaya, hindi pa ako masyadong makapag-isip, sir. Pero willing naman ako, sir. Na ano ba ang pag-iisipan mo sana? May asawa ka ba? Anong willing? Wala po, sir. Wala po. Girlfriend? Meron po, sir. May girlfriend ka? Yes, sir. Tinago mo kay Rizaline yan? Dati, sinabihan ko naman siya dati, sir. Inopen ko man lahat sa kanya. Wala kang sinabi. May ganito na ako. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Doon na siya, sir, nagsabi na may naanakan na siya. Sabi niya, okay lang ba sa'yo? Napangatlo ka na. Hindi pa ako kailan, sure noon. Kailan sinabi to? Nung buntis na ako, sir, August 2022. Noon na-confirm mong buntis ka na. Parang pinapa-abort pa nga niya noon eh. Kasi sabi niya, 1 week pa lang naman yan, dugo pa lang. So doon ako nasaktan. Kasi, Lieutenant, meron daw ano, may allegation dito na pinapa-abort nyo raw. Wala man, sir, kasi willing man ako. May screenshot ako. Kunin ko naman. Willing naman ako na... Grabe yung pahirap mo sa akin. 8 months pa lang yung chan ko nun. Sa dating unit mo pa. Anong ginawa mo? Di ka pumunta, di ba? 8 months pa lang. 8 months yung bata. 8 months yung chan ko nun. Alam mong daladala ko yung bata. Alam mo nung daladala ko yung anak mo. Tapos hindi ka nag-ano. Di ka nagpakita dun. Tapos sasabihin mo lang dami mong alibay na ano. May pinuntahan ka. Yung totoo, nagpaalam ka naman noon na nag-overnight ka. Sa aspeto ng suporta, may nakukuha ka ba kay Lutan? 3,000 po monthly. 3,000 monthly. Yun po monthly. Yung sinasabi simula ko sa kanya na kulang. Nagbuntis ka ng August, na-confirm mo buntis ka. May binigay ba sa'yo October since then? October na siya. October nung start. Nung inano ko na siya talaga, nung sinabihan ko na magpapacheck up ako, ganun. Kung hindi ko pa sinabihan, hindi magbibigay eh. Tapos parang naging continuous na yun. Okay. Na 3,000 hanggang ngayon na lumabas yung bata. Hanggang ngayon, okay. Opo. So kailan ba lumabas ang bata? April 7 po ako ng anak. Okay. Opo. Sige, so 6 months na yung bata, give or take, no? Mag 8 months na bukas. May 8 months, okay. Opo. So ngayon, sinasabi mo na yung support naman ay continuous sa'yo. Opo. Kailan mo pa sinasabi sa kanyang pirmahan niya yung birth certificate?
Nung una pa lang, sir, nung magkapanganak pa lang. Nung before pa, sir, mga last day ata nung February 'yon. Kaya nga ako nakapunta doon sa Northern Samar kung saan na destino siya. Kasi sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, wala pa akong pinipirmahan kahit na isa, kahit yung una na mga bata, ikaw pa kaya? Wow naman! Hanip mo, kaya namimihasa kay, kasi walang may naglalakas loob na magreklamo sa'yo. Kaya patuloy mong ginagawa. Yun yung punto dun. Baboy ng ginagawa mo, kababuyan yan. Anong tingin mo sa amin ng mga kababaihan? Ganun na lang, kababa? O, tiniente, ano masasabi mo doon? Ilan na ba ang anak mo? Baboy mo? Tatlo po, sir. Nakapirma ba kayo doon sa dalawa? Sa una lang, sir. Sa una lang. O, so, yes, pinipirma, nire-recognize mo naman pala na anak mo? Yes, sir. Nire-recognize ko man yun, sir. Okay, so ano pong problema dito sa yung kay Ma'am Rizaline? Ba't po ayaw nila ulit? Sir? Bakit po ayaw niyong pumirma nung sinasabihan kayo last April pa? Kasi nagkaroon lang kasi ako ng problema noon, sir, kaya hindi pa ako nakapag-decide. Mm-hmm. Pero willing naman ako, sir, na pipirmahan ko yung... Kung di pa ako pumunta dito. Ano po sana yung pag-decide nyo, sir? Nag-decide na regarding dyan sa pirmahan ko, sir. Kasi may problema akong dinadala kasi noon, sir. Kaya hindi ako makapag-decide pa, sir. Pero willing naman ako, sir, kasi nagsusupport naman ako sa kanya, sir. Okay, so willing ka na ngayon, sir? Yes, sir. Okay, sakto. Andito si Lieutenant Colonel Eduardo Meclat Jr., ang Philippine Army Public Affairs Officer ng 8th Infantry Division ng Catbalogan City, Samar. Lieutenant Colonel Meclat? Sir, Attorney Gov, good afternoon po. Good afternoon po, yes. Sir, nasa kabilang linya po natin si Lieutenant Erwin Butay. Yun nga po, mukhang maganda naman na yung usap na willing to sign already the birth certificate ng anak niya with Ms. Rizaline Abaracoso. Is it okay, sir, if idulog po namin sa tanggapan ninyo para doon na po magpirman as well as sa compromise agreement para secure yung support para sa bata? Yes, sir. Willing naman po. Ano naman po, yung open naman po yung office natin para at least matapos na po yung issue na yan at magkaroon na rin sila ng maayos na pamumuhay, especially para naman sa anak nila yan. So, willing po tayo sa office natin. Yes, sir. Just to confirm, nasa inyo naman po si Lieutenant Erwin Butay, no? Magkakasama po kayo dyan. Yes, sir. Nandito naman po sa office na. And then, I make it sure na magre-report siya sa akin from time to time pa habang sinesettle tong problema na to. Alright. Sige. Ganito gagawin po namin. Papasamahan po namin dyan si Ma'am Riza. Tapos para doon na magharap-harap, dala na yung mga dokumento, lahat para pirmahan na lang po. Para kayo na rin po mag-witness siguro, Lieutenant Colonel. Yes, sir. Yes, sir. Alright, maraming salamat po sa oras niyo, Lieutenant Colonel Eduardo Meclat, ang Philippine Army Public Affairs Officer ng 8th Infantry Division, Catbalogan City, Samar. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Cap. Alright. So, ayan, Lieutenant Butay, kausap na natin si Lieutenant Colonel Meclat. Willing daw siyang tumulong sa inyo para matapos itong problema mo. Yes, so, anong ina-expect mo? Ang gagawin namin, papasamahan namin si Ma'am Riza dyan. Magkita kayo, sana wala nang away. Unang-una ay papapirma sa'yo yung para sa birth certificate para madala ng anak mo yung apelido mo naman. Yes, sir. Okay. Para saan ba yun? Yes, kasi mag-benefit ang anak mo dyan dahil magiging magiging dependent, magiging dependent mo na. Okay? Para sa bata yan. Yes, isipin mo, dugot laman mo rin naman yan. Okay? Yes, tapos, siguro doon, magpapadala na rin tayo ng compromise agreement para naka-black and white na yung support na marireceive nyo monthly. Opo, sir. Alright? Opo. Okay. Yes, sir, yes. Opo. Okay tayo doon, Sir Butay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. So, okay. May message ka na lang, ma'am, kay Lieutenant Butay, ma'am. Yung sa akin lang na point, sana wag mo nang gawin sa iba. Kasi kawawa eh. Ginagawa mong di ko alam kung kung sinasaktan mo lang yung mga babae, pinapansing bag mo. Pero sa amin, emotionally damages na kami. Kahit nung una, pangalawa, pangatlo. Alam mo yan eh. Alam mong chinat ako nang buntis pa lang ako, nang una mong naanakan. Kasi di ko naman kasalanan in the first place. Kasalanan mo kasi nagsinungaling ka. Isana, di mo na ulitin. Kasi kawawa yung mga nabibiktima mo. Yun lang. Okay.
Lieutenant, butay kayo po. May huling mensahe po kay Ma'am Rizaline bago po natin tapusin ito. Dagan lang, Ma'am. Mapunta natin dito. Magkausap na kami para matapos na ito. Di ka nga nakikipag-usap eh. Inano mo pa ako doon nung last October. October lang, sir, kasi attorney, kasi admitted yung bata. Nagmakaawa ako talaga. Kasi sabi ko, pumirma ka na, huwag na nating paabutin na may mangyayari sa bata. Ito, nagkasakit na, na-admit. Tapos, doon lang siya, sir. Doon lang niya nakarga yung bata. After ilang months, doon lang niya nakita yung bata. Kasi wala eh. Tapos, nung the other day na, magkikita na kami ng DPM, ano yung sabi niya? Hindi ako magsasign kasi baka daw hindi ipakita yung bata katulad nung ginawa nung una. Hindi, kasalanan mo na yun kung ikaw yung mawawalan in the future kasi hindi ka naman, wala namang nakikitang father figure sa'yo, di ba? Pero okay na, ma'am. Siguro maganda mag-usap na lang din po talaga kayo siguro sa tanggapan po ni Colonel McLatt. Okay. Ang una naman, madam, dito, nilapit niyo po is para makapirma po siya sa birth certificate. So si Lieutenant Butay naman po ay willing naman po na pumirma at sa tanggapan na po mismo ni Colonel McLatt. And yung sa sustento, Lieutenant Butay, paano po yung sa sustento po doon sa bata? Very brief. And ma'am, pagsahod, ibibigay naman ako kagad. Dek, ipasamahan na rin natin ng compromise agreement yan. Yes. Yung kasunduan nila kung magkano magiging suporta, yes, monthly. Mm-hmm. Kung bagay ng guaranteed. Yes, sir. Siyempre, subject to, yes, kapag may kailangan pa, kunwari, mm-hmm, mag-school na yung bata, mm-hmm, di ba, may pang-tuition, ganyan. So, kasama na yun sa pipirmahan ni Erwin, ni Lieutenant Erwin Butay. Mm-hmm. Alright? Okay. Sige po, ma'am. Ganun na lang po, ma'am. Kakausapin namin kayo sa kabilang studio. Ah, pero at least, maganda yung naging okay, pag-uusap sarado. Natin. Sarado. Okay. At least, mapapasamahan ka na lang namin doon. Kakausapin ka doon for the logistics na lang. Kung kailan ka mapasamahan, then pirma na lang ng dokumento. Opa. Tapos na yan. Okay na yan. Oh, sige, sir. Okay? Thank you po, sir. Right. Maraming salamat, ma'am. Salamat okay po. Na po yan, ma'am. Makakapirma na siya sa birth certificate pa. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. At muli po, maraming salamat thank po. So kay Lieutenant Colonel Eduardo McLatt Jr. and kay First Lieutenant Erwin Butay. Ayan, maraming salamat po at magandang hapon po. At least maayos makipag-usap si Lieutenant Butay, no? Ang gusto lang naman ni Ma'am Rizaline is makapirma sa birth certificate kasi continuous naman yung nagbibigay. Pero sinasabi ni Ma'am Riza, ngayon nga lang daw nung andito na. Ayun, pero at least, 'di ba? At least na resolve natin and na resolve ba ang problema. Yes. Diba? Okay. And news break muna tayo, attorney, at magbabalik pang wanted sa radyo pagkalipas lamang ng ilang paalala at ang oras natin ay 2:27 po ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid sa atin ng Pagoda Air Freshener, paboritong air freshener ng bayan. And family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And clean fuel, meron po tayong pinaka-inaabangang Paskong panalo po ng clean fuel gas and gas up worth 1,000 pesos of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Race and Vespa motorcycle and 1-year free fuel supply. At mga kapatid, sa kada karga po ninyo tuwing Sunday po, sa simula po ng promo, meron po kayong Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na po kayo ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo, siguradong panalo ka. And Samsung Plus Herbal Capsule Gold na mabibili naman po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. 2:27 ng hapon, dyan lamang po kayo mga kapatid. Idol, ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Sir Rapid Bull po, lahat kaming kababayan mo may saludo. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Biogesic. Sa sakit sa ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Narito ang Radyo 5 True FM News Update. Humingi na ng paumanhin ang Vallacar Transit Incorporated sa mga apektado ng naaksidente nilang Ceres bus sa Hamtik, Antique kahapon. Voluntaryo na nilang sinuspindi ang lahat ng 12 bus na kasama sa prangkisa ng bus na nahulog sa bangin. Tiniyak din ng VTI na makikipagtulungan sila sa anumang imbestigasyon at sasagutin ang funeral at medical expenses ng mga biktima.
mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang maaksidente ang nasabing bus. Sa pinakahuling update, 16 na ang patay habang 12 ang sugatan. Si Knight in contempt din ang SMNI co-host ni Eric Celis na si dating Undersecretary Lorraine Badoy. Bukod kasi sa pagtanggap ng 100,000 pesos na buwa ng talent fee, mayroon din silang share sa mga kita ng show mula sa mga pumapasok na advertisers. Tig 25% ang dalawang host habang 50% ang mapupunta sa SMNI. Pero sinabi ng legal counsel sa mga mambabatas na walang advertisers kahit pauna nang sinabi ni Badoy na meron. Bagay na ikinagalit ng mga mambabatas. At yan ang balita. Ako si Arnold Ray para sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong balita. Totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Biogesic. Sa sakit sa ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din akong magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ang pelikulang dapat unahin ngayong MMFF. Ako po, mahusay po ako makipaglaban. Ang iconic superhero mula sa comics. Hi, Kuya Pedro. Mangiingay naman itong mga duwende ito. Mas pinalastig para sa bagong henerasyon. Pinagkalob sa atin ni Bathala ang galing na meron tayo. Matteo Bulicelli. Ayos na ayos ka! Astig! Benduko. Written and directed by Jason Paul Laksamani. December 25 in cinemas nationwide. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman,
mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City, 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Oras mga kapatid, 2:35 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. May gigig ka, baby. Yeah, oh, nanunuto yung mga secretary namin, si Andrea Arevalo saka si Erica Zabala. Hello, hello hi sa inyo. Hi, Andeng, hi, Erica. Magiging ko na rin si Attorney Sarah saka si Attorney Warren. Uy, bagong pasa. Attorney Warren Chu. Congratulations. Ayun, ginrit ko nga kahapon si Warren. Attorney Warren Chu. Sa mga balikbayan natin, si Tita Milet Francisco, mami ni Sarah. Yes. Bumalik na sa Pilipinas. Hello, Tita Milet. Saka si ano ko, patingin ko na rin si Uncle Cesar saka si Auntie Zenny season from Canada. Umuwi sila na dito. Happy, happy viewing po. Ayan. Okay. Si Ma'am Girly Ragub. Nagpapabati rin pala si Attorney Earl Estacia saka si Madam Camille Padilla. Happy, happy viewing po at maraming maraming salamat po. Okay. Si Ma'am Girly Ragub, siya po yung anak ni Lola Maria Insha. Ito po, humihingi sila ng tulong na malinawan kung ano po yung nangyari sa kanilang nanay. Ayan nga po si Nanay Maria Insha. Kung bakit nga po nasampahan ng kaso at nakulong. Ito rin po ay para mabigyan din po ng kalinawan yung ating mga netizens kung saan marami nga po ang nagtag sa Rafi Tulfo in action. Magandang hapon po, Mama Girly, at nasa kabilang linya na rin po natin sila Nanay Maria. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay. Ma'am Girly, clarify ko lang, no? Yung anak niyo po yung nag-post nung okay. Viral na post sa Facebook. Tapos ang sumbong niya is supposedly nahuli yung lola niya na si Miss si Ma'am Maria Insha. Opo. Despite being 74 years old. Opo. Okay. I presume na basahan naman po siya. Andun po ba kayo nung inaresto si... Wala po. Nandito po kami sa Maynila. Doon po sila sa... Paano po kayo na-inform na nahuli si lola? Nag-chat po sila. Sinong at pinasahan... Yung kapatid ko. Nakasama ni Lola Maria. Opo. Na may humuhuli sa kanyang pulis. Opo. Okay. Nakulong na po. Na nakulong na? Opo. Okay. So wala pong kasama si Lola Maria nung hinuli siya? Yung mga actually lima sila. Yung isa ng katakas daw. Tapos apat sila nahuli. Saan po sila nahuli? Sa mga bahay sa nila? Barangay lang po. O sa... sa barangay. Paano po pinatawag sila? Or paano po ba nangyari dyan? Paano po sinerve ang warrant if you know? Hindi po ko, si lumili po kasi yung talaga niyan. Dapat nakakaalam kasi dito lang po ako, nagpatulong lang po yung kapatid ko para mabilis ang action. Okay, okay. Kasi ma'am, andyan ba si Lola? Lola Maria? Yes, ay, kasapin niya si Lola Maria. Saka si Ma'am Carmen. Ma'am Carmen? Hello po? Nasa Digo City sila, Davao del Sur. Ma'am Maria? Iklaro po natin yung Lola? Nangyari. La, magandang hapon po. Oo. Asan po kayo ngayon, La? Nasa preso pa po kayo? Attorney, hindi po kasi siya marunong mag-Tagalog. Hindi po siya mag-Tagalog po. Okay, okay. Pwede po, asan po kayo ngayon? Nandito po kami sa presinto. Kasala ko yan pa po pinasikaso yung namin, releasing paper po namin para makalaba. Pero nakapagbayad na po sila ng bail ni Lola? Opo, tinulungan po kami ng aming vice mayor po dito. Okay, that's good, that's good. So, ngayon, right now, inaantay na lang ang mga papel nila Lola Maria at ni Lola Carmen.
Opo, sir, makalabas po. Okay. Ma'am, kayo ho ba? Ay, hindi kayo yung nag-post. Balik kapatid nyo po si? Lomely. Si Ma'am Lomely. Okay. Sige. Ma'am, would you know, nung hinuli sila Lola Maria, saan po sila hinuli? Sa bahay po namin mismo. Police po mismo nag-serve ng warrant. Opo. Nagtaka po kasi kami kasi hindi naman po namin alam talaga yung mga pangyayari. Dahil kahit sila, hindi naman po naging DOT o naging board of director yung nanay ko. At saka hindi nga po ito member ng SSS. Okay. Actually, na-inform po ba sila kung bakit sila hinuhuli? Oo, na-inform naman po. Sabi ko sa ano daw po, contribution daw po ng SSS na hindi daw po binayaran ng kooperatiba po ng nanay dito. Tapos na nakalagay po kasi sa kooperatiba, sila po yung board of director. Opo. Pero hindi naman po talaga sila yung board of director attorney. Kasi ma'am, ito po, may hawak po akong papel right now. Ano? Ito po yung certificate of registration of amendments ng Badyang Multipurpose Cooperative. Ang nakalista pong director dito eh silang lima. Kasama po si Lola Maria saka si Lola Carmen. Hindi po sila aware dyan po. Ano po? Wala pong butuhan na nangyayari na maging ano sila. Itong mama ko po kahit pangalan po nito, hirap po itong magsulat. So in short, wala member po sila ng co-op. Pero hindi sila. Pero member po ba sila ng co-op na ito? Yung you member confirm? Po sila ng co-op po. Member okay. Po. Pero they din po po member. Pero dinideny po nila na sila ay mga board of directors. Hindi po talaga. Or hindi nila alam na board of directors sila. Hindi po talaga. Wala po talaga. Kasi somehow, ma'am. Yung cooperative po, tinanong po namin, hiningan namin ang record kung paano nila nasabi na board of director po sila. Wala po silang makikitang record na naging board of director si itong mga matatanda ang ginakip po. Kasi po parang ano eh, siguro baka may pinapirma sa kanilang mga dokumento. Kaya rin po talaga, hindi, wala rin po. Kahit po sa SSS, wala po silang pinirmahan na papers doon na sila talaga yung board of director. Okay, kasi ito po eh, official documents sila po. And under the law, kapag po hindi talaga nagbabayad, hindi nagre-remit ng mga SSS payments, nagiging liable din po talaga ang mga pwede ang president, general manager, board of directors. In this case, sa co-op, board of directors. Pero ito sa... Pero nga po, ang tamang tao sana ng mga board of director ang dapat na nandito. Pero hindi yung mga... walang kalaban-laban, walang alam. Yes, ma'am. Pero ito, sakto-sakto, ma'am, andito po si Ma'am Jocelyn Gopo, ang OIC manager ng SSS Digo City Branch. Tanungin natin sila para ma-explain nila kung ano nangyari talaga dito. No? Ma'am Jocelyn? Good afternoon po, sir. Ma'am, good afternoon. Attorney Ilaya po ng Wanted sa Radyo, ma'am. Okay po. Apo. Good afternoon. Apo, ma'am, we're calling with regard doon sa... na file na case sa ating mga senior citizens na sila ma'am sila Lola Maria Incha. Yes po. Ano ho ba nangyari dito, ma'am? Ang nangyari kasi merong unrelated. Ito kasi yung Badyang Multipurpose Cooperative. Employer namin ito since February 1992. Regularly paying employer ito. However, sa course ng trabaho na account officer namin, kasi minomonitor po ng SSS ang compliance ng employers mga payment nila sa SSS. So, nung September 2022, nakita ng account officer namin na si Neil Flores na starting October 2021 to August 2022, walang payment. So, that's why po, nag-issue siya ng, napadala kami ng SOA at sa kabiling letter doon sa Badyang Multipurpose Cooperative. Uh-huh. So, ang nag-receive pa nga nito is Teresita Agusto. Ito is for Annabel Balili, yung employee na concerned doon. So natanggap po talaga nila, may mga proof kami na natanggap talaga, na-serve po talaga ito. Nagpunta dito yung taga Badyang Multipurpose Cooperative, pero lang po yung verbal na mga conversation, wala naman pong compliance. So despite sa follow-up, wala. So that's why na-refer namin ito sa Cluster Legal Unit through sa Employer Delinquency Monitoring Department last February 28, 2022. So si Ma'am, oh yes. Just to confirm no ma'am, wala pong nag
reklamo. Wala nag-file ng complaint. Motu proprio lang nang po ng SSS. Anong walang nag-file ng complaint? May nag-file po ba ng complaint on behalf of the employees? Wala. Wala. Okay. Because normal, ano po ito, course of action na ginagawa ng mga account officer namin. Apo. Yun talaga, part siya sa job. So, nang nai-refer siya, humingi ang ano namin yung EDMD, yung Employee Delinquency Monitoring Department, ng copy of yung ano nga certificate of registration and of amendment doon nga sa ano sa Cooperative Development Authority CDA. So last kailan January 25 2023, so na-forward namin yan sa legal nila sa legal ng March 24 2023. So may 3 months na nalagdaan last July 4 2023. Ang case is na i-refer doon sa City Prosecutor's Office. So July 4, 2023 po. May sumagot po ba? From Badyang. Pero naka-receive po sila ng notice on from OIC, from SSS Digo City? Yes, meron po. Okay. Ilang beses po yan. Kasi from us, galing pa sa amin, sir, nagpadala kami ng meeting letter. Then na-forward namin sa EDMD, yung aming yung Employee Monitoring, Delinquency Monitoring Department, nagpadala ng demand letter sila, yet wala pa rin compliance. So that's why, nai-refer po talaga ito sa City Prosecutor's Office. Just to confirm, Ma'am Jocelyn, prior to this, yung period na sinasabi po nila, yung subject of the complaint, compliant naman po ang Badyang? Compliant po sila. So, hindi ito bago, sir, nag-visit kami, yung mga mapping operation na ginagawa namin, hindi ito bago. So, existing employer sila, may remittance sila na employee, that's why sa course ng work ng account officer nga, nakita talaga na walang payment. So, part yun ang trabaho namin, na kailangan talaga sila magbayad. So, the moment po na i-forward namin doon sa cluster legal unit namin, o hindi kami nag-pinpoint kung sino ang kailangan i-recommend kami for sino ang dapat kasuhan. We only forwarded recommendation na hindi talaga ito sila nagbayad. Magpa-issue kami ng demand letter para doon sa Badyang Multipurpose Cooperative without mentioning kung sino talaga ang dapat na managot doon. Apo. Considering po sa sinabi mo kanina, na kasi ito is cooperative, in this case cooperative board of directors talaga ang liable nito. So happen na dito sa nakuha na record ng from CBA, board of directors talaga, as you mentioned kanina, si Ma'am Maria Incia, si yung iba pa, si Ma'am Carmen Lapot na nandiyan ngayon, at saka yung nahulit na po na si Apo, ma'am, just to confirm, no, ang nakikita ko po sa resolution nila is October 2020 to August 2022 ang hindi nabayaran po, ano? Supposedly. 2021 po. October 2021 to August 2022. October 2021. So, pandemic po ito, hindi nabayaran, ano? Oo po. Okay. Sige. Pero wala pong investigation as to who is, sino talaga nagpapatakbo right now ng Badyang Multipurpose, the president, the general manager? On our part po, dito sa Ligos, may office kasi sila, may physical sila. So, doon binibigay ng account officer. So, ang investigation nangyari na doon sa yung sabi ko nga, nang na-refer namin sa cluster legal unit namin, doon na kinuha kung sino ang mga board of directors of the cooperative. So, yun nakuha nga ang mga pangalan nila. Just to confirm din po, ma'am, meron po sa mga dokumento dito na there is nagkasundo na po yata yung parties. Tama po ba? Sir, ano pong nakasundo ang party, sir? I think there's a desistance already. Nagbayad po. May settlement na ginawa. Nasettled na. Okay. Kahapon po. Nagsettle po sila kahapon. Yung multi-purpose cooperative. Oo. Kasi pero, alam nila. Nasa presuhan na yung mga board of directors na naka-indicate dito sa CDA certification. Okay. So, nagbayad sila. On that day, kaagad, sir, pagkahapon, naka-issue kami ng affidavit of desistance. Okay. Kasi nga, na-satisfy na yung part of yung sa civil na part, civil aspect ng case, na-settle na. Kaya, nag-recommend kami for dismissal of the case to the affidavit of desistance. Na-receive din yesterday, sir, on the same day, the afternoon po. Okay. Ma'am, yung just to confirm, sino po, kanino po nakipag-ayos ang SSS?
Sino po ang kausap nila? Nagbayad lang po. Wala kaming, kasi sir, pag once wala na sa amin yung ano, diba, sir, attorney, pag wala na, wala kasi sa, wala na kaming hand on that. Mm-hmm. Ang sa amin is ibibigay namin yung resistance doon sa lawyer ng ano, ng, sa, binigay namin doon sa court. At saka may copy nga si tawag ito, yung relative ng ano, napunta dito, binigyan namin, so, binigyan niya sa lawyer, nag-motion ang lawyer na for the dismissal of the case. Sa madali sabi, ma'am, so, may nag-reflect po sa records nila, sa system, na may nagba, na yung period na to yung nire-reklamo ay nabayaran na kahapon din? O, meron na. Ah, na-reflect okay. Na sa system. O, kasi sir, dito talaga nagbayad, sir, sa office. In-assist okay. Namin si Badyang Multipurpose Cooperative. Okay, that's good news. Para kila Lola, no? Oo nga. Oh, kasi, pero kailangan po kasi process pa, sir, attorney. Kailangan talaga ang process. Kailangan talaga magdaan sila sa hearing para ma-declare ng court na dismiss na ang case. Opo, actually, we're hoping sana para matapos na to. Kasi nakakaawa din po sila Lola. Kasi baka po kasi ako, tingin ko nga po baka nagamit lang sila Lola as, dahil ang sinasabi nila, they're not aware na directors daw sila. Pero clearly, nagre-reflect sa papel po na sila po yung mga incumbent directors ng co-op right now. Opo. Yun po ang nakasad, yun sad thing po yan na hindi nila alam na member board of directors sila. Kasi ang responsibility ng board of directors is so ano, malaki masyado. So, kawawa naman po sila kung ganun ang sitwasyon. Baka iba po kasi yung nagpapatakbo. Ayun yung ano natin. Baka iba yung nagpapatakbo ng co-op. Tapos ayun nga, sinasabi ng anak po kasi no read, no write sila Lola. So, hindi talaga nila naiintindihan or hindi nila alam na director sila ng co-op. Hindi nga po daw. Yan po ang information na nakuha namin galing sa mga nagpunta dito ng mga relatives. Anak ata ng ano, ng Nana Incha, ni Maria Incha. Okay. Opo. So, nagpunta dito to settle with us. Okay po. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa info, sa oras nila at sa paglinaw nitong nangyari sa mga incidents ng case na ito. Opo. Maraming salamat po, ma'am Jocelyn Gopong, OIC ng SSS Digo City Branch. Okay. Nasa linya naman natin si Police Lieutenant Colonel Floranto Reyes. Mm-hmm. Na ang COP ng Digo City PNP. Retes. I'm sorry. Retes, sorry. Lieutenant Colonel Retes. Yes, sir. Good afternoon po. Sir, good afternoon. Attorney Ilaya po ng Wanted sa Radyo, sir. Yes, sir. Opo, I'm just calling sana to clarify, sir. Sa custody po ba nila, meron pang senior citizen involved dito, yung sa lima, kila Lola Maria Intia? Yes, sir. May senior citizen din. Meron pa pong, sa lima pong na-accused natin, meron pa pong hindi nakakapag-bail or meron pa pong nasa custody? On process po sila ngayon, sir, sa bail nila, sir. Silang lima po? Yes, sir. Silang lima po? Apat lang po yung nakakulong. Saglita, sir. Lima ka ba ang nakabail? Apat po. Okay. Ilan po bang nahuli, sir, ng mga trop, ng mga ano, ng mga agents nila, sir? Sila ang nakabail? Isa lang. Isa pa lang ang nakabail kahapon, sir. Mm. Ang dalawa, process ang dalawa, sir. Okay. Ilan po yung nahuli, sir? Ang isa at large, isa deceased na, sir. Ah, okay. Isa deceased. So, wala na raw sa lima. Isa at large, dalawa ang on process, at isa yung nakabail kahapon, sir. Bali, tatlo po ang nahuli. Tatlong senior citizens po ang nahuli. Yes, sir. Okay, mm-hmm. Sige po. Opo, Colonel, matanong lang po namin, sino po ba talaga ang board of director or yung ano po ba ang pagkakaalam niyo po dito sa co-op po na ito? Yung Badyang Multipurpose Cooperative, ano po ba base po sa inyong investigasyon, Colonel, baka pwede niyo po kaming mabigyan ng konting background lang po sa co-op po na ito. Hello po, Colonel? Wait lang, mama. Okay po. Para itong warranty NCO po, ma'am, na babae ang nagpunta talaga doon, siya ang mag-explain about sa co-op, ma'am, sa background ng co-op, ma'am. Sino po, Colonel? Pasensya na po. Ang warrant member sa warranty NCO namin, ma'am, warrant section. Okay po. Ano pong pangalan niya, sir, para
maibigay po yung details po. Baka pwedeng, ganito na lang, Colonel, kasi mauubusan na rin po tayo ng oras. Baka pwedeng alamin nyo na lang po, Colonel, since kayo po ang ating Chief of Police, alamin nyo po yung detalye at baka pwede pong mapaimbestigahan pa po ito pong Badyang Multipurpose Cooperative dahil nasabi nga po ni Attorney Elaya, baka nga po ay nagamit lang po yung mga pangalan po nila, Lola, though sila po ay members pero sila ay nilagay as directors without their knowledge. Yes, so yes, ma'am. Nakita ko naman po yung ano nila, ma'am. Definitely, we will conduct further investigation on this cooperative kasi sila po talaga nakalagay dito. Mm-hmm. Since 1996 pa itong existence ng cooperative pero nalagay sila na board of directors on 2011. Apo, 2012 po. 2012. Mm-hmm. 2012 po ang meron kami. Hindi lang po natin sure kung meron ng update, mas updated pa dito, kung may amendment pa. Pero right now sa papel, nakapangalan talaga sila, Lola, kaya sila ang sila ang nakasumbay. Pero ang sinasabi niyo nga po, ma'am, ay hindi alam talaga ni Lola na siya ay isang board of director. So, doon sa parating yung may foul play siguro doon sa paano nakapirma sila, Lola, sa isang dokumento na tinatanggap nila ang nomination to be a board of director dito ng hindi nila naiintindihan. Yes, sir. Yung po ang pinagtataka namin, sir. Bakit hindi sila naka-ano ng subpoena pag-file lang kasi. Kilala niyo ho ba si ano? Kilala niyo ho ba kung sino ang general manager ngayon ng ano? Ng Badyang? Hindi pa po, sir. Wala pa po sa investigation nila, President. Kasi sila, definitely sila yung nagpapatakbo niyan ngayon eh. Mm. So, sa kanila tayo makakuha ng mga kasagutan. May contact number na kami sa current president nila, sir. Tinend ko na po kay Ma'am June. Apo, baka pwede natin paimbestigahan pa to kasi there is something deeper going on here. May mas malalim dito. Oo, at unfortunately... Ano na yung mga investigators natin dun sa kooperatiba nila, sir? Apo. Apo, kaya sana para malinawat tayong lahat ano nangyari dito, bakit ang mga matatandang mga senior citizen pa yung nadamay dito, gayong wala naman silang kaalam-alam talaga. Nakakagulat to. Yes, sir. Apo, kaya po, sir, nakakagulat yung mga senior citizen natin, sir. Kaya we will definitely go beyond in this investigation, sir. Sige po, maki-update po kami from time to time, Lieutenant Colonel. Yes, sir. Kasi binabantayan din talaga ng mga netizens. So kasi it's very concerning. The case is very concerning, actually. Apo, maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Florante Retes, ang COP ng Digo City PNP. Thank you po. Okay. Yes, sir. Welcome to good afternoon po. Okay. Tapos nasa linya rin naman natin ngayon si Vice Mayor Johari Banya, ang Vice Mayor ng Digo City. Vice Mayor, magandang hapon, sir. Po. Yes, good afternoon. Vice, balita ko po, kayo ay tumulong sa ating mga lola. Yes po. Apo, maraming salamat po sa assistance nila, sir. Yes po, walang anuman po. Apo, asaan na po ba tayo sa processing nila, Lola, with regard to their bail? Okay, actually, I helped them in my capacity as a private practitioner also, no? Kasi may office din tayo. So before the case went viral sa social media, I was contacted by somebody close to these four accused. Hello. Yes po. Yes, go ahead, Vice Mayor. Hello. Yes. Particularly yung dalawang matanda, no. So, but since I was in Manila, I was attending the legislative awards. I instructed my staff to make arrangements, no. I-prepare muna. While they were looking for the bail money, kasi ang laki-laki, 72,000 individually, no? So times 4, and of course, dalawa yung pinalola nga, no? Apo. So, ang daming tumulong, no? It's not actually just me. Bale, pinunan ko na lang, kinumpleto na lang. Apo. But my main role talaga was to help them in the legal process because ang dami nating nalaman na hindi nila na-receive yung mga summons na and subpoena. Apo. So parang we can already tie it down to the fact that probably hindi nga sila talaga mga members ng board. And Apo. Hindi pinadala sa kanila kasi naka-address daw yung subpoena dun sa cooperative, no? And Apo. Then kaya siguro hindi binigay sa kanila, possibly, no, because hindi nga sila members ng board.
So again, legal assistance ang binigay natin, and then of course sa bail na kinumpleto natin kasi ang dami naman talagang tumulong. Hmm. Yes, Vice. Familiar po ba kayo dito sa co-op na ito? I am not very familiar, although from time to time, no, that same group of this kasi community-based water cooperative ito eh. Apo. No, from time to time we are able to consult sila ng mga legal matters, but beyond that, especially in matters of their cooperation or incorporation, hindi natin alam, no? Wala tayong knowledge dyan. Apo. Vice, baka po pwede akong mag-request sa inyo tulad ng kay Lieutenant Colonel Florante Retes, baka po pwedeng paimbestigahan natin itong Badyang Multipurpose Cooperative considering, Vice, na yan, parang nagagamit sila Lola eh. Kasi po they're claiming nga na yan, hindi nga sila ano, hindi sila mga or hindi nila alam na kailan man naging director sila ng cooperative nila na yan. As far as they're concerned, members lang daw po sila. Yes. We are looking at that, no. Possible na pwedeng maimbestigahan ng council. But tingnan natin, no. I know that this co-op is serves its purpose talaga, no. Very alam ko na they are yung nagpo-provide ng water system, no, doon sa barangay. Again, hindi natin alam yung mga complexities nila as to kung sino yung mga directors. So, pwede nating tingnan yun. But in fairness to the cooperative, I know them to be the water provider of Barangay Sinawilan. Apo. Sige po. So, yun na po. Makikibalita po siguro din kami sa magiging result ng investigation ninyo para din malinawan ng mga netizens natin kasi they are very, ano, they are very concerned sa case na to. So kung may dapat managot, edi yun po ang habulin natin, Vice, kung sakali. Mm-hmm. Yes sir. Apo. Gayon man, maraming salamat po sa buong LGU ng Digos at sa inyo po, Vice Mayor, para sa pagtulong. Yes, sa I'd like to emphasize, no, ang daming tumulong, no. Again, ako as a lawyer, yun lang din ginawa ko. From the very beginning nang nalaman namin na nadulog sa amin 'yan, I requested my legal staff to prepare, no, for the posting of bail while we were waiting pa, no, for yung mga tulong nga, no. And then just this afternoon, na medyo konti na lang yung kulang, we completed it na. So we are waiting na anytime this afternoon or ngayon baka makalaya na ang ating dalawang lola. Apo. Thank you po. Maraming salamat, okay, po, Vice Mayor Johari Banya ng Digos City. Mabuhay po kayo, sir. So, okay. Going back kila Lola. Lola, nagsabi naman po sila, ano, si Ma'am Jocelyn Gopo kanina, no, na nag-reflect sa records nila na may nagbayad na kahapon nung inireklamo. Kaya daw po sila, naggawa na sila ng affidavit of desistance kahapon. Okay? So, ano po ba ibig sabihin nun? Parang inuurong na yung kaso laban kila Lola. So, hopefully, ma-resolve na rin ito. Hassle lang kasi, yun nga, kailangan pa mag-spend nila Lola ng ano, ng araw sa presinto. Yes. So, attorney, hindi po ba kailang, ano, tanong kung sinong tumanggap ng subpoena? Kasi po talaga, yung bahay namin, tsaka yung co-op, halos magkalapit lang po. Actually, yun po ang gusto natin paimbestigahan kila. Tapos imposible, hindi nila alam. Lieutenant Colonel. Ang ako po, ang suspecha ko dyan, baka yung mga current na nakaupo, nagpapatakbo ng co-op. Hindi po ba pwede makausap yung mga officialist ng co-op? Natawagan opo, ba? Opo, in-work out naman natin, madam. Pero gayon pa man, ma'am, papa-imbestigahan po kasi natin to, madam. Kasi hindi po pwede, parang feeling ko nga, attorney, gaya ng sinabi mo, may pinapapirma kila nanay. Sila nanay siguro may pinirmahan. Hindi nila alam, baka ito na ngayon. Na inililipat na pala sa kanila. Papaimbestigahan pa po natin to, madam. Hindi pa naman po ito natatapos sa apat na sulok na kwarto lang po na ito. Papaimbestigahan po natin kila Colonel Retes, gayon din po kila Vice Mayor sa LGU po ng Digos. Ito pong Badyang Multipurpose Cooperative. Ito pong co-op nyo, ma'am, ipapatawag po natin yung ilan pa pong matataas dito para po mapaimbestigahan po. Definitely, okay? Mananagot ang dapat managot. Mm-hmm. Ayun yan. Ayun naman po yan. Right now lang, kulang pa tayo ng facts kasi hindi pa lahat nakakausap. Pero kaya po kailangan natin imbestigahan. Ang main priority naman po dito is mailabas natin sila Lola. Ano, which is, eto na, on process na tayo makalabas sila Lola. Mm-hmm. Ganyan. Nauna na si Lola
Insha. Tama po ba? Hindi, sila, ayun sila Lola Insha. Ayun, ayun. Oo. So, yun muna ang pinaka-priority natin, madam. And then, ipapasangguni na nga po natin kila Colonel Retes. Tututukan po namin tong kaso na to. Hanggang sa managot po kung sino po dapat ang managot. Okay po? Sige po. Yun lang. Pero ako, yun ang personal opinion ko dyan. Na somewhere somehow napapirma sila Lola na hindi nila wala silang kaalam-alam. Mm-hmm. Kaya yun nga ang daling makalusot pag wala kang accountability eh. Mm-hmm. 'Di ba? Yes. Ibang tao yung makukulong kung hindi mo gawin yung mga responsibilidad mo. So alamin natin kung sino yun or kung ganun ba talaga ang nangyayari dito sa co-op na ito. Mm-hmm. Okay? Pero ayun, kakaiba talaga yun na mailipat sa iyo yung pagiging director na hindi mo alam or na hindi mo naiintindihan na director ka. No read, no write po si Lola? No read, no write po siya? Mm-hmm. Okay. So, yun. Ano yun? Very red flag yun. Mm-hmm. Red flag yun na paano pumirma isang tao na hindi nakakaintindi at hindi nakakasulat? Paano na ilipat sa pangalan din niya? So, yan po mga alamin natin sa investigasyon. And ayun nga po, kung lalabas sa investigasyon nila Colonel Retes at nila Vice Mayor na may gumawa ng kalokohan, ayun po papapanagutin natin. Okay. Sige po. Ma'am, kakausapin din po kayo ni Ate Edot sa kabilang studio, ma'am, ha? At Nanay Lola Maria and Ma'am Carmen, Ma'am Rosaline, Ma'am Sinisa, and si Ma'am Marcelina. Maraming salamat po. Huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin pa rin po kayo ng staff namin at tutulungan po namin kayo, Nanay, ha? Maraming salamat po, Nanay. Apo. Maraming salamat. Hopefully, makalabas na po kayo today. Today. Mm-hmm. Pero alabas na siguro yan kasi inaayos naman na daw sabi na rin ni Colonel Retes. Yes. Okay. Salamat, Nanay. Salamat. Ingat po kayo dyan, Nanay. Kami pong bahala, tutulungan po namin kayo, Nay. Kakausapin po kayo ni Ate Odette. Apo. Thank you po. Salamat. Ayan po. So, ito po, magsilbing, kumbaga ito rin ay... Maging aral. Aral. Oo. Doon hindi kila nanay, no? Pero yung... Sa lahat. May violation talaga yung hindi pagbabayad. Sa employers, yes. Oo. Ano talaga yan? That's a criminal offense. Mm-hmm. Hindi pagre-remit ng mga SSS payments ng mga empleyado. Makukulong talaga. Makukulong talaga kayo dyan. Yes. Regardless kung sino. Kung sino man ang dapat managot. Yan. Mm-hmm. So, para po sa ating mga negosyante... make sure po natin na compliant tayo at hinuhulugan natin ng SSS ng ating mga empleyado. At para naman po sa mga empleyado, sa mga sa everyone in general, huwag po tayo pirma ng pirma ng mga dokumento, kahit anong dokumento man yan. Mm-hmm. Subukan po natin intindihin, magtanong tayo sa mga tao. Hindi naman po kailangan pirma ng pirma. Mm-hmm. Dahil tulad niyan, mukhang nailipat kila Lola Insha nang hindi nila alam na magiging director na pala sila. Yes. Diba? So ayan mga kapatid, lalo na ngayon ang daming lumalapit sa atin yung mga kababayan natin na or yung mga manggagawa natin na hindi hinuhulugan ang kanilang SSS. Meron po yung violation, ito nga po yung violation of SSS law. Kaya sana po yung mga employers po natin dyan na hindi nagbabayad, magsilbi aral din po ito sa inyo. Okay? Follow up ko lang pala. Yun nga, under the SSS law natin, kapag korporasyon ng isang hindi nagbabayad ng benefits ng SSS, ang mananagot dyan ay mga board of directors, manager, president, yan. Kaya in this case, sila Lola, napapanagot sila kasi based on papers, based on the registration na 2012, sila yung listed as the directors of the co-op. Yes, sila yung nakalagay. Sila ang nakalagay. Doon sa co-op, sa listahan ng co-op na sila nga yung director. Pero yun nga, kine-claim nila Lola na hindi nila alam bakit sila naging director. Alam lang nila members sila. Yes. Yun. Okay, para lang malinaw. Pero muli po, maraming salamat po kay Vice Mayor Johari Banya ng Digo City, Davao del Sur. Gayun din po kay Police Lieutenant Colonel Florante Retes, ang Chief of Police po ng Digo City PNP, and kay Ma'am Jocelyn Gopo, ang OIC po ng SSS Digo City Branch. Okay, newsbreak muna tayo. Okay. Okay, at magbabalik ang Wanted sa Radyo. Oras natin 3:08 ng hapon. At ang oras po na yan, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng... Sansong Plus Herbal Capsule Gold, and ang bahaging ito ay hatidin po sa atin ng Orafan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orafan po dapat ang nasa una nating listahan. And Federal Tires, para po sa mga
sasakyang pang negosyo, pang pamilya, pang trabaho, ang Federal po ay meron pong gulong para sa inyo. Ang Federal Tires po, tumawag lang po kayo sa 877-2000 para mahanap po ang pinakamalapit na Federal na tindahan. And gawing every week po ang Relax Mode sa Hotel Sogo, meron po silang 48 branches. Mapa Metro Manila o probinsya man po ang gala. Si Hotel Sogo na po ang sagot dyan, kaya just text HSVIP space WNTD Radyo to 225-687. And for more information, pwede po kayong tumawag sa 87900-900. Magbabalik pang wanted sa radyo at ang oras ay 3:09 ng hapon. Nangunguna bilang news, public service at entertainment radio station sa Mega Manila. Radyo 5, True FM. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya, ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Walang hindi kasali ngayong Pasko. Project Inclusion Network ushers in the Christmas feels with a bazaar of products and services made by and for persons with disabilities. The first Philippine Disability Expo, December 9 and 10, 2023 at the SM Mega Mall Mega Trade Hall 1. Kasali tayong lahat. Walang kapansanan. May kanya-kanyang katangian lamang. Pinagbuklod ng true meaning ng Pasko. The first Philippine Disability Expo. Give love, peace, joy, and acceptance this Christmas. In partnership with Radyo 5, True FM. Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino, sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM, tunay na kapatid. Maaasahan sa radyo at online. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha, pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo, yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.
bigay na kasiyahan. Dito tayo sa totoo, masarap ang higa ng katotohanan. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino, dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Okay, si Howell may igrita atini. Oo. Happy birthday daw kay Attorney. Okay, sorry. Happy birthday kay Armando Giam. Saka listening daw si ano, si Attorney JM Gapuela. Hi, Attorney JM. Saka si Pio, si Baby Pio. Hello. Ayun. Hi, and happy, happy viewing and happy listening sa inyo. And happy birthday rin kay Joshua Napalya ng DMW. Happy, happy birthday. Okay. Si Howell Perez, at humingi siya ng tulong na makausap ang barangay chairman po na nakahiram ng pera sa kanya. Pinagbigyan niya daw po kasi si Kapitan dahil ang sinasabi po ni Cap, ipampaayos naman daw po ng barangay hall. Oh. Klaruhin lang po natin. Oh. Hindi pwede okay. Yun. Oh. Sige po, maraming salamat po. Upo po tayo dito. Okay. Kaklaruhin lang po namin, hindi po kami naniningil dito, no. Ang kiniklaim lang po kasi ni Sir is nagamit dahil nga po sa pagiging kapitan, kaya siya nagtiwala. Mm-hmm. Yun lang po yun. No. Pero yung sa paniningil, hindi po kami maniningil dito. Yung nagamit lang yung pagiging kapitan. Oo. There is abuse of power, opo. Kahit ang sabihin mo. Yes po. Dahil hindi naman sana papautangin kung hindi siya kapitan. Kapitan, opo. Okay. Sir Howell, yes, magandang po, hapon. Magandang hapon po. Sir, kakilala niyo talaga si Kapitan? Hindi po. So, paano kayo nagkaroon ng contact? Bali, nagpunta po ako doon para magpa-blatter doon sa ano nila. Doon sa lugar nila kasi meron din kasi akong ginaranturan doon. May nirereklamo kayo? Okay. Ngayon, sabi niya sa akin, sige, tutulungan kita. Di, ayun po, nagpaano ako ng blatter. Tapos, after noon, nagkwento siya na yun nga, nagpapahanap siya ng mahihiraman ng ano, ng 100. Sabi ko, so, hindi ko wala po kung anong ganyang kalaking ano. Ayun po, hanggang sa kinulit po ako ng kinulit. Okay. At gagamitin daw niya sa pagpaayos ng barangay hall. Okay. Kaya gumawa po siya ng letter na naka-address po sana sa ano namin. Yan, sabi ko, itatry ko po. Mm-hmm. Ayun, sabi ko, nung ano, hindi po na-approve, sabi ko, sabi niya, kahit ano na lang yung kahit 50 na lang, mm-hmm, ihanap mo ako, ibabalik ko agad after 15 days. Mm-hmm. Lalagyan ko na lang ang interest, sabi okay niya noon. Okay. Eh, ang sa akin naman po, kumbaga, yung balik pabor ko ba na tutulungan niya ako doon sa nirereklamo ko. Mm-hmm. Kaya ginawa ko po ng paraan. Okay. So sa madalit sabi, kayo po ay nakapagpahiram ng 50 mil. Opo, opo. Mayroon ho ba kayong kasulatan? Meron po, meron. May kasulatan. Opo. Na sino ang nangutang sa'yo? Si Chairman mismo? Opo, opo. Si Chairman Marvin Atienza mismo? Opo. Okay. Kailan po dapat ito naibalik? Ayon sa inyong kasulatan? November po yun. After 15 days, dapat may babalik niya mga December. December? 2022. Last year pa? Last year pa. Okay. Magkano daw interest na babayaran niya? Ang inano niya sa akin ay kahit i-ano niya doon ng 20% kasi saglit lang naman din daw. Okay. Ngayon, nung... Yung interest na bayaran ba? Hindi din po. So 20%, so that's 10,000? Tama ba? Magkano daw ang interest? 20? 20. 20, so 10,000 per 15 days? Per 30 opo, days? Opo, opo. Ganun. Tapos hanggang ngayon, wala pa? Opo. Hanggang sa pinaasa niya akong pinaasa na, sige, punta ka dito, iyan ko. Tapos na wala. Pag napunta po ako doon, minsan wala. Minsan sasabihin, balikan na lang sa ganito. Pero aware kayo, sir, na sobrang laki ng tubo na yun, ha? That's too good to be true. Opo, opo, opo. At hindi nyo ba naisip, sir, na yung sinasabi niya pampaayos ng, ipapampaayos niya yung pera nyo ng barangay hall niya, and that's a red flag. Dahil hindi ganun. Opo, opo. It does not work that way. Opo. Kumbaga, ang, may budget ang gobyerno natin dyan, di ba?
So yung rason niya eh medyo dubious talaga nung utang siya. Aware naman kayo doon? Aware naman po. Kaya lang, kapitan nga po, nagtiwala po ako. Tsaka, kumbaga, yung balik pabor ko buwa. Okay. Kasi baka hindi pagbigyan ng hinihingi nyo. Sige. Hindi naman sa kabilang linya si Chairman eh. Kausapin muna natin ha. Chairman Marvin Etchensa ng Barangay Prinsa Calamba. Calamba. Okay. Calamba. O yan. Chairman, magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo, Attorney Ilaya po ng Wanted sa Radyo. Sir, andito po si Mr. Howell Perez. Kakilala niyo po siya? Yes po. Apo. Apo sir, kiniklaim niya ho kasi dito eh kayo daw ho ay nangutang sa kanya last December 2022. Yes po, I admit po. Yeah. Okay. Kaso despite the lapse nung pinag-usapan yung 15 days eh hanggang ngayon daw po which is isang taon na eh hindi pa ho nababayaran. Yes po. Ano ho bang plano natin dito, Chairman? Apo, sir, can I explain po muna, sir? Go ahead. Apo, ganito po, sir, kasi ang nangyari, so tumagal nga po. So, 50,000 po kasi yan ngayon. Actually, sa position ko, parang nakakahiya nga po eh, dumating pa dyan. Ang nangyari po kasi is talaga nagkalubog-lubog, nagkaipit-ipit. Kasi yung time na yon is urong sulong yung election. Okay, election postpone. So, actually, na-hold ang mga transaction ko and then yung may mga, hindi may iwasan, may mga kalaban tayo sa politics. Wait po ba? So, budget officer ko po kasi nakalaban ko ngayon as barangay captain. So, hindi po ako masyado nakapag-transact, kapag-reinverse, okay, kasi nagkaroon po ng politics involved. So, anong nangyari po dyan? So ako naman po yung nakikipag-usap dyan. Actually, aminado po ako na sabi magbabayad kasi sa ako gusto ko magbayad. Kaya lang, talagang sa paggawa ko ng paraan, hindi rin ko talaga nagawa ng paraan. Eh, pero then, Kapitan, sabi ko nga po, Chairman, ang kiniklaim po dito eh, ang sabi nyo raw sa kanya eh, ang rason daw eh, pampaayos daw ng seat ng barangay hall. Hindi po. Maliit po yan para pampaayos ng barangay hall. Actually, fund for barangay kasi nga po bilang kapitan, wala po kaming hinahawakang pad na actual. So, puro papel yung ginagamit natin, reimbursement. So, talagang nagipit ng hiram para lang magamit sa mga pangailangan barangay like pagkain, pang-araw-araw na mga gastusin. Ano po? Pero, so, Chairman, aware po sila na... Chairman, aware po sila na that's a conflict of interest for somebody who's asking the services of your office. Yes po. Medyo unethical po na manghingi tayo na mangutang tayo sa taong nanghihingi ng tulong sa ating office. Tama po? Yes po. bilang kapitan kasi at ano po talaga namin na gumawa ng paraan kung may pangailangan ng barangay kasi nga hindi namin actual na hawak yung pera, kumbaga mga papel yung ating pinaprocess. So happen lang na talagang nagka-ipit-ipit. Ayun. So lumabas, Kapitan, may contribution si Mr. Howell sa during your election, during the campaign. Ano pa? Ang lumabas po eh, parang may contribution si Mr. Howell sa inyong kampanya. Hindi naman po sa ganun. Para ang nangyari nga lang, parang inano ko na nga lang para makabayad. Sana manalo ako this coming election at makabawi-bawi naman. Pinalad ho ba sila, Kapitan? Pa? Pinalad po ba sila this elections? Yes po. Okay. Apat po kalaban ko, nanalo po ako. So hindi naman po ako mananalo kung talagang masama po yung track record ko sa barangay. Ano bali, po? Kailan na po? Kailan na po mababayaran ito? Apo, ito nga po. So December 1 po kasi ang effectivity ng mga ano namin. So mga nagka-cash fund, nag-aayos ng mga papel, appointment. So sa ngayon naman po, may plano naman po ako na gustong maging masaya rin ng Pasko at bago magpasko ay mabayaran din naman po. Kailan po ito? Kailan po magiging masayang lahat, Kapitan? Ayan ko na lang po na this coming, bago magpaskas siguro mga December 20 to 23, masettle ko po yan at nga po, maging maayos. Kasi hindi man po, iba sa akin din po yan. Okay naman po kami dalawa niya. Siguro naiintindihan ko din naman po yan kasi yung pangangailangan niya, talagang sobrang pag-iintindi ko naman po. Medyo talagang naipit lang. So December 20 to 23, Sir Howell. Yes. Okay ba kayo doon? Sige po. Amenable kayo doon? Apo. Okay, sa interest,
Chairman, baka naman pwede naman may konting pakimki mga ating complaint natin sa Mr. Howell. Total, isang taon nyo naman na hawakan yung... Yes po. Sa akin naman po ng problema at utang na loob ko din naman po dyan sa taong yan. Ang sa akin naman po ay siguro may internal na usapan na lang po kami gagawin. Pwede po, sir, pwede naman po yan pwede naman pumunta siya sa akin at para magawa kami ng formal agreement. Sige po, papasamahan po namin si Sir Howell kapag pumunta sa tanggapan nila para lang sure din na ma-explain kung ano yung maisusulat sa kasulatan na yon. But we are expecting, Kapitan, sana hopefully ma-resettle na to by December 2023. Para naman hindi lang kayo ang happy, happy rin si Howell, sir. Ako naman, sa di naman po sa nagyayabang din at nagmamalaki sa halagang yun po. Eh talagang di rin po tayo papakasira. Pasalamat talaga po, nanalo din po uli at pinagawa naman tayo maganda sa barangay. Alright. Sige, so ganun na lang, sir. Pasamahan namin kayo para, sabi naman ni Chairman, isettle na. So, sa akin para... nga po, sir, dapat ano so sa akin lang bilang ano rin, so nanalo na to, siguro makakaahon na to, sa dapat sa akin na lang muna nagpunta. So parang nakaka... Eh, kaso nga po, tumagal pa kasi, Kapitan, ng one year. Sabi ko naman po dyan, manalo lang po talaga uli at may pag-asa kasi medyo nawala na yung... Pero mali din po kasi kayo, Kapitan, talaga dahil sa sulatan nilagay nyo ay 15 days lamang. At bawal din po talaga yun. Bawal yung ginawa nyo na yan. Sa totoo lang. Buti nga po, hindi pa nagkaso talaga, nag-file ng formal case si Mr. Howell. At buti rin, nakakuha kami sa inyo ng definitive answer kung kailan mababalik sa kanya yung pera dahil apparently, ginawa niya lang ang best niya para ma-pull yung funds na ito. Opo. Kumbaga, naipit na isang taon. Kasi ako din yung kinuhaan ko, ako din ang nagbayad eh, pati yung interest. Pera mo ba? Hindi. Hiniram mo lang din. Oo. So nag-interest ka pa? Opo. Oh, sige, idamay mo 'yan sa sisingilin sa usapan. Dali mo yung computation para ready. Sabi naman ni Kapitan babayaran. Okay, masasettle to. All right? Salamat po. Okay po, salamat. Assistihan po namin kayo. And again, maraming salamat, Kap, pero mali lang din yung term mo. Sabi nga po ng isang netizen natin, nakabase po sa pagkapanalo niyo po kung magbabayad kayo o hindi. Anyway, sabi po ng netizen natin 'yan. Sasamahan po namin si Sir Howell sa inyo para makapag-usap po kayo at mabigay na po yung kakulangan po kay Sir Howell. Maraming salamat po, Chairman Marvin Atienza po ng Barangay Prinza, Calamba City. Sir, okay. Samahan po namin kayo ng okay aming po reporter no, para po magkaroon po kayo ng magandang pag-uusap din po ni Kapitan Atienza. Maraming salamat thank po. You po. Magandang hapon thank po. You. Thank you, Sir Howell. Thank you. And again, hindi po kami talaga maniningil ng mga utang dito, no? It's just talagang ginamit po niya kasi yung pagkakapitan niya po. Clearly, inamin naman, may favor. So, newsbreak muna tayo. Okay, sige. 3:26 ng hapon at magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. And oras natin, 3:27, dyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo, at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Ang pelikulang dapat unahin ngayong MMFF. Ako po, mahusay po ako makipaglaban. Ang iconic superhero mula sa comics. Hi, Kuya Pedro. Naiingay naman itong mga duwending to. Mas pinalastig para sa bagong henerasyon. Pinagkalaw sa atin ni Bathala, ang galing na meron tayo. Matteo Bunicelli. Ayos na ayos ka! Astig! Benduko.
Written and directed by Jason Paul Laksamani. December 25 in cinemas nationwide. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha, pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo, yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oo, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Buhay ang lisa is mabang magamit. Kontento ka na ba sa buhay mo? Kasusweldo pa lang, ubus na. Yung iba nga, hindi pa sumesweldo, ubus na. Ang tagal mo sa trabaho, wala pa rin asenso? Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano? Sa iyong relasyon, punong-puno ba ng komplikasyon? May pag-asa pa ba tayo? Good news! May Buhay Unleashed! Ang programang gagabay sa'yo para ilabas ang galing mo. Kasama ang nagbabalik na power couple na sina Vic at Evelyn Garcia tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ang tagumpay ay makakamtan. Masayang buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Yung buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At nagbabalik po ang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. And muli po mga kapatid, ang aming pong tanggapan ay dito po sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Okay. At nasa studio naman po natin ngayon si Ma'am Gina Pamor at humihingi siya ng tulong na makausap po ang kanyang dating kinakasama para po sa sustento sa kanilang anak. Okay. Sige. Ayan. Maganda. Buntis si Ma'am. Ma'am Gina, magandang hello hapon po. Okay. Ang inireklamo nyo ay ang dati nyong kinakasama na si Leonard Lloyd Perete. Opo. Tama. Okay. Buntis po kayo, nagdadalang tao kayo ngayon. Opo. Sa kanya po yan. Opo. Bukod po dyan, may iba pa kayong anak? Opo, yung panganay po namin may cerebral palsy po. Ilang taon na po? 2 years old. Po. 2 years old. Okay. Bakit kayo naghiwalay ni Leonard? Ano lang po eh. Bigla lang po siya umalis sa bahay. Okay. Tapos hindi niya na po pinapansin yung mga chat. Kailan po yan? Huli, una po. Ngayong taon po kasi pabalik-balik po siya sa amin.
aalis, tas babalik. Opo. Gano'ng katagal na ba kayong nagsasama? 2 years po. Mula po nung pinanganak yung panganay namin. 2 years. Okay. Tapos, prior ng, kailan siya huling umalis? Nung September po. September. Opo. Prior yon, nag-aaway ba kayo? Ano po, hindi na po kami okay mula nung umalis siya sa trabaho ng January. Hindi na po siya nagbibigay ng kahit ano. Okay, ba't daw siya umalis sa trabaho? Hindi ko po alam, desisyon niya po yun eh. Ayaw niya na daw po dun eh. Buntis ka na ba no? Hindi pa no? Hindi pa hindi po. Pa. Umuwi, nung pag-uwi niya po, tas pag-alis niya, tsaka ko lang po nalaman na buntis ako. Tas nung sinabi mong buntis ka, bumalik-balik? Opo, bumalik po siya ng August. August? Oh, tagal nun. Nag-uusap po kami minsan ng June pag may kailangan po. Okay. Yung mama niya po kasi yung nagbibigay dati, tas siya po naghahatid sa bahay pag may biniling gatas or diaper, ganun po. Tapos hanggang ngayon, wala na talaga? Wala po. Nagbibigay po yung magulang niya, pero ano na rin po, hirap na din po kasi yung magulang niya magbigay. Sa kulang na kulang? Opo, siya po, hindi po. Ano ba ang suspecha? May iba na ba siya? Ano ba? Hindi po. Ang ano lang po, ang lagi niya sinasabi sa akin, wala daw po siyang mahanap na trabaho. Ayun ang more or less away nyo? Parang ganun? Opo, kasi mag-iisang taon na po, hindi po siya nakakaan ng maayos na trabaho. Tama naman din. January na next month. Opo. January niya siya umalis ng trabaho niya. Opo. Tapos manganak. Ilang months ka na? Ngayong December po manganak. Ah, kabuanan mo ngayon? Opo. Oh. Tapos wala pa rin siyang trabaho? Sabi niya po ngayon may sideline daw po. Pero wala daw pong natitira. Sabi ko kahit pang diaper man lang po mag-abot. Sabi niya wala daw po talaga natitira ilang sa kanya. Ilang taon na ba itong si Leonard? 24 po. 24? Ah, mas matanda ng ano sa'yo? Mas matanda ng isang taon? Opo. Okay. Pero 22 kayo naging magkarelasyon. Paano ba nakilala si... Classmate po nung high school. Ah, okay. Matagal na kayo magkakilala. Sige, sakto. Andiyan sa linya. Baka kasi bumitaw. Kausapin muna natin, ha? Leonard? Hello po. Oh, magandang hapon. Si Attorney Ilaya to ng Wanted sa radyo. Opo. Oo. Andito si Gina Pamor. Kilala mo? Opo. Okay. Living partner po. Living partner. Okay. Eh, bakit sinasabi niya umalis ka daw ng September? At hindi na nakikipag-contact pa sa kanya? Hindi naman po ako umalis. Pinalis niya po ako sa bahay namin po. Pero normal na away lang po yun na magka-live-in po. Kaya lang po, hindi na po ako bumalik sa bahay. Hindi naman po kami nag-away nun eh. Eh, hindi normal na away yun. 3 buwan ka na hindi umuwi. Okay. Tama ba? Opo. Hindi mo na kinokontakt tong si Gina? Hindi naman po. Nag-usap po lang po kami sa... Hindi po siya nag-reply. Nag-reply lang po siya nung isang gabi po. Na kailan yan? Siyang may sideline daw po siya. Okay. May pero, trabaho ka ba ngayon, Leonard? May sideline po. Nag-ice cream po. Server po ng ice cream po. Okay. Anong plano mo dito sa mga anak mo? Magiging 2 na to. Naghahanap naman po ng trabaho po. Kaya alam po, hindi po ako natanggap po ng... mga nakaraan po. Ilang buwan na po yan. Yan lagi niyang sagot. Mag-iisang taong ka na raw kasi walang trabaho. Tama ba? Opo. Ba't ba umalis ka noong January? Umalis ka doon sa trabaho mo noong January? Opo, umalis po ako noon. Kasi po, yung tawag po ng malayo, hindi na po nag-work from home setup po yung sa amin po. Eh. Malayo po yung site po namin sa Makati po. Kaya po, nag-out and out ko na rin po yung dun sa center ko po. Oy, anong plano mo? Umalis ka ng walang kapalit yung trabaho. Paano yung panganay mo? May maintenance po yun. May maintenance pa? Tsaka therapy po. Anong plano mo? Plano rin naman po ako. Kaya alam po, hindi na kapag ka na po ng trabaho, hindi pa po natatanggap. Ano, babalikan mo ba itong si Gina? Hindi na? Babalikan po. Babalikan mo, Gina. Tatanggapin mo ba? Hindi po. Hindi na. Anong gusto mo? Ano na lang? Regular na sustento na lang po. Sige, baka may gusto ka sabihin. Sige, kausapin mo. Leonard, kausapin mo si Gina. Nakikinig siya. Hello? Sabi? Ba't kailangan ba sumabot ko yan ito? Naman, sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Nakasama yung boses mo. Okay po. Hello, Rabi? Naririnig mo ba? Oo. Ba't kailangan po mabot sa ganito? Ilang buwan na ako nakikipag nangungulit? Lagi na lang wala. Wala. Wala.
Alam lagi, naman yun, di ba? Hindi naman pwede laging wala. Alam ko naman na hindi naman pala yung laging kailangan na laging wala eh. Nung umalis kayo, hindi naman tayo nag-away noon. Nang sabi mo pa nga, pupunta ka lang sa inyo. Ano hindi tayo bilang nag-away na? Nag-away tayo na. Diba? Sabi mo pa eh, ihanda ko yung mga damit, maglalaba ka. Saglit lang lalabas ka lang, tapos hindi ka na umuwi. Wala kaming makain. Kahit panggatas ni Sigin, wala. Kahit ka pang antibiotic, nagpa-check up kaming Monday, antibiotic wala akong pambili. Kaya nga, di ba sabi ko, iaabot ko nga sa'yo, pagka nag-ice cream lang ako nung kahapon eh, di ba? Nung nakaraan, nag-send ako, sabi ko dalawang maintenance na yung ubos na. Alam mo namang ina-attack eh, pag walang gamot. Oo, alam ko. Nagsabi din ako nung time na dinudugo ako, di ba sumahan mo ako sa ospital? Hindi ka sumasagot. Dinudugo ako sa payaway pa nun, inatake ng seizure sa Sigin, walang sumasagot sa akin. Kailangan ko palagi mamulit sa nanay mo para lang makapag-abot. Alam ko namang hirap na din yung magulang mo, nagre-reklamo na sila. Iniwan mo kami nung lagi pa mo sumapakaramdam ko. Alam mo, hindi ko na kayang asikasuhin si Sigin noon kasi nga may infection din ako, hindi ako makagalaw. Tapos iniwan mo kami bigla. Paano kapag nanganak ka na sa pangalawa mong anak? Yan, sa bunso nyo. Sino mag-aasikaso? Ano po, doon na po nag-i-stay sa amin yung mama ko po. Kasama mo na. Kakayanin nyo na ba? Kayong dalawa lang? Pa sa pag-aalaga po, opo. Pero sa financial, sa gastusin, hindi po. Kasi hindi naman po makapagtrabaho ngayon. Oh, Leonard, anong plano mo? Paano yan? Manganak ngayon buwan yung asawa mo? Opo, gagawa naman po ako ng paraan para dun sa pampaanak niya po. Anong garantya na mabibigay mo yan? Yung gatas nga po, hindi na ako. Oh, kasi nga, yung gatas nga man lang daw. Buwan-buwan, yung maintenance nung panganay nyo sa ngayon, ha? Yun pa lang, hindi na mabigay. Oh. Anong plano mo? Mag-anos naman po ako ng trabaho, tsaka mag... Tsaka ano? Mag-anap na rin po ng tao na mahihiraman ko po para sa pagpapaanak. Pagpapaanak po. Magtatrabaho naman. Naghanap naman po ng trabaho. Nursing student. Hindi pwede yung ganyan. Asan ka ba ngayon? Andito po sa may BGC po. Nag-ice cream po. May iba ka nang kinakasama? Wala po. Bakit umalis ka sa bahay nyo? Opo. Hindi naman po ako. Nag-away po kami niyan. Hindi ko po alam kung ba't sinabi niyo po. Hindi po kami nag-away. Pero nag-away po kami nun. Nung araw na po yun, hindi. Ilang araw na po kami hindi nag-uusap kasi sabi niya po, naghahanap daw po siya ng trabaho. Eh, lagi ko lang po siya nakikita. Naglalaro sa computer mula gabi hanggang umaga. Oh, tapos batugan ka daw. Sabi niya, naghahanap naman daw po siya. Eh, tinanggap ko po siya sa bahay August. Isang buwan na po, September. Wala pa rin. Puro laro lang. Yung bahay na tinitiran niyo? Inuupahan po. Wala na rin pong pambayad ng upa. Oh, mawala na ng tirahan yung pamilya, yung ano mo, yung mga anak mo na lang. Sige, kung hiwalay na kayo. Paano yan? Paanong plano? Alam naman po niya walang uuwian yung anak niya. Iniwan mo pa? Ano po sila iniwan? Oh, hindi ka daw iniwan. Nung araw na po yun, diba? Pagkatapos pa ng birthday ko yan, sabi niya pa, kasi po dun kami nakikilaba sa kanila, sa mama niya, kasi may washing po. Sabi niya, ayusin ko daw po kasi maglalaba daw po siya. Tapos lumabas siya, sabi niya, wait lang. Inayos ko na lahat. Asan kayo nun? Nasa bahay? Nasa bahay po. Dun. Bahay niyo? Okay. Bahay ng nanay niya, bahay niyo? Bahay po namin, yung inuupahan po sa Kainta. Tapos mama niya po, taga Pasig. Okay. Tapos sabi niya, ihanda ko daw yung mga labahin, pupunta siya doon. Tapos yun, bigla na lang po siya umalis. Tapos nung chinachat ko siya, hindi nagre-reply. Hindi na po siya umuwi ulit. Dumiretso ka na niya sa may BGC, Leonard.
Hindi po. Ano nga, ngayon po, ano po, trabaho lang po, nandito po sa may trabaho ko po, nag-ice cream po sa sideline. Saan ka tumitira ngayon? Sa mama ko po. Hmm, okay. Confirm mo ba, nasa mama niya talaga? Oh. Nung mga nakaraang buwan po, ano, nagbibigay pa po yung mama niya, kaso ngayon wala na rin po, hindi na rin po kaya. Mm. Parang inako na po ng mama niya. Kaya sige po, pumayag na lang po ako, ilang buwan sila po yung nagbibigay para lang po may mapanggatas. Eh ilang buwan na po niya sinasabi na maghahanap naman daw po ng trabaho. Puro ganun lang po yung sinasagot. Paano yung panganak mo? Nakaready ka na ba? Dahil ngayong taon, ngayong buwan na yan? Ang meron pa lang po ako nakaready, ano, isang balot ng diaper, bigay pa po ng ate niya. Tsaka ano, dalawang balot ng bulak, yun pa lang po. Oh, ano, Leonard? Ang gagawin natin dito? Gagawin na lang po, gagawin ko po ng paraan para po makabili ng mga... Oh, ngayong buwan, ano makukumit mo ngayong buwan? Sige, dito muna tayo, total, mga anak, ayun ang pinaka-urgent natin. Ano makukumit mo ngayong buwan? Babayaran po muna yung PhilHealth niya para po makapag, ano po, para mabawasan po yung sa panganganak niya po. Baka late na yan, ha? Yung gatos po, ano lang po, ang huling nabigay lang po sa akin ng parents niya, ano, pang 3 days na gatos po. Pang? 3 days na gatos. Kasi yung gatos niya po, hindi po siya pwede yung, ano, yung mumurahing, ano, yung reseta po ng doktor. Para sa panganay to? Opo. Para sa panganay? Tapos yung gamot po, paubos na po yung maintenance niya, wala din pong pambili. Okay, ganito gawin natin, ha. Kung magbabalak ka mag-file ng kaso, pwede naman yan, no? Pwede yan, emotional abuse, pwede rin economic abuse, okay? Pero baka gusto mong bigyan ng chance muna. Ito, last chance. Pag hindi talaga umayos, hindi tinupad yung mga pangako, we'll help you, okay? Kasi sa ngayon, kung ahati mo attention mo sa pag-file ng kaso, at sa pag-aalaga ng bata, may hirapan ka. So ngayon, bigyan lang natin ng chance. Na, Leonard, aasahan ba namin yan yung this month? Opo. Makikipag-contact ka ba dyan kay Gina? Kasi hindi mo daw kinakausap eh. Kinakausap ko naman. Ang huling reply niya lang po nga nung isang kailan gabi. Yan? Kailan nung yan? Isang gabi po. Kailan yan? Nung isang gabi po. Before po yun, hindi po siya sumasagot. Simula September, kinokontakt mo siya? Opo, minsan bihira lang po mag-reply. Nakikita ko naman yung mga kinachat mo sa akin eh. Yun nga po, sinising niya lang po lagi. Kahit sabihin ko na simot na yung gatas, sinising lang po. Eh wala po nga pang... Yung mama niya lagi yung gumagawa ng paraan. O Leonard, makiusap ka dito sa kay Gina. Eh kasi pag sinabi niyang pa-file lang ka ng kaso na ito, tutulungan namin to. Sabi, huwag naman ganyan. Ba't nung ako nakikiusap? Ilang buwan na. Nung ako nakikiusap, wala namang pumapansin sa akin. Diba ilang beses na nalipasan ng gutom si Sigin kasi nagre-reply po yung mama niya? Ano? Una po sinisin lang ako sa magre-reply po pag talagang simot na yung gatas, umiiyak na sa gutom yung anak po. Wala nga natin naman ka nga. Hindi na nga nagbibigay si Papa kasi nga magagal sila eh, diba? Leonard, di mariresolva to ng pagkapabebe lang. Opo. Ayusin mo yung pananalita mo, Leonard. Kailangan natin action dito. Opo. Ilang buwan naman ako nagpahaba ng pasensya eh. Nagsettle ako dun sa paunti-unting bigay ng magulang niya kasi alam ko naman pong hindi nila obligasyon yung sinalo lang po nila kasi naaawa sa anak ko. Sige, ganito gawin natin. Kasi mahirap na laway-laway lang, no? Nausap lang dito. Sakto andito si Miss Leonor de Guzman, ang head ng MSWDO, Cainta Rizal. Ma'am Leonor? Yes po, sir. Ma'am, ito nga po, under their jurisdiction, meron po nagre-reklamo dito, ano, na si Miss Gina Pamor. Meron siyang panganay na minor, 2 years old, apparently PWD. Opo. Tapos, meron pa rin isa. Ngayon na 8 months pregnant. Yun nga po, hindi nagbibigay ng suporta ang ang kanyang kinakasama. Pwede ho ba namin pasamahan sa tanggapan nila, Ma'am Leonor, para makapag-execute tayo ng kasulatan? Yes po, sir. Siguro po bukas, iniimbitahan ko yung dalawa.
ito sa opisina para po magkausap at makagawa po kami ng kasunduan para doon sa suporta nung magiging tatay para sa dalawang anak niya. Okay. Available ka bukas? Oh. Pwede. Sige, pasamahan natin. Mm-hmm. Papasamahan po namin sa tanggapan nila, ma'am. Leonard, narinig mo yon? Leonard? Ano po makarating si Leonard, ha? Bukas. Po. Sorry, ma'am. No, ma'am Leonard, go ahead. Ano po makarating si Leonard din bukas dito para po pareho po sila makausap at makagawa po kami ng kasunduan. I-schedule po natin. Opo, ma'am Leonard, i-schedule po natin. Ibigay po namin lahat po ng detalye, ma'am Leonard, and assistihan po namin sa tanggapan niyo po. Sige po, ma'am. Yes po. Maraming salamat po si ma'am Leonard De Guzman, ang head po ng MSWDO Cainta Rizal. Okay. Thank you po. Okay. Most probably, kailan pa yun? Well, sa availability schedule, nyo. Oo. Sa schedule natin. Ang mangyayari doon sa tanggapan ni Ma'am Leonor, gawa na kayo ng kasulatan, ito ang mga ina-expect mo sa kanya. Ito, dapat may guaranteed ka na makukuha this month. Na every month. Ganyan. Okay. Ngayon, once ma ano yun? Once ma... Ay, baby. Ano, once ma... Ma-break niya yun, anytime na gusto mo mag-file ng kaso, tara, file natin. Ebidensya din yun. Okay. Ito si... ito si baby, anong name? Ano po? Anong po? Seiken. Ha? Seiken. 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 Okay. Si ma'am po, no, yung panganay po nilang anak kasi po ay may cerebral palsy, PWD po. Ma'am, ganito na lang po. Once po na mag-meet po kayo ng reporter po namin, tutulong din naman po, ibigay niyo po sa amin kung ano po yung maitutulong po namin. Tutulong po ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tool po ang AXIS Party List kung may mga kailangan pa po ng mga medical. Pero sa amin, ma'am, magbibigay na po kami ng paunang tulong po sa gatas at diaper po ni baby. Aantayin niyo po yung tawag po ng reporter po namin para maasistihan po kayo, ma'am. Ha? Magbibigay po kami ng tulong, ma'am. Sa ano, sa mga check-up mo, ano ba, lagi ka naman nakakapagpa-check? Hindi po. Last month pa po kung hindi nakapagpa-check. Oh, malapit ka na. Kailangan. Pati po vitamins niya, hindi po ilang, na kukumpleto. Ilang months na rin po. Walang vitamins. Okay. Ay, oh. Si Leonard. Leonard? Oh. Leonard? Medyo, siguro kailangan mo pang pag-igihan. Mahirap dahil buntis yung asawa, yung kinakasama mo at yung anak mo pang panganay ay PWD. So, wag mo muna takbuhan ngayon responsibilidad mo bilang tatay ng dalawang bata. Oo. Natakbuhan na ngayon nandin, na ano nandin po na ako. Leonard ha. Leonard, kapag nagme-message sa'yo si Gina, ibig sabihin may kailangan yon. Hindi pwedeng sin-sin lang. Kaya nga umabot sa punto na to eh. Diba? Kasi hindi woman lang nire-replyan. Kung nakikipag-usap ka sana maayos, hindi tayo umabot sa ganito. Okay? Okay? Ngayon, gusto ba makasuhan o hindi? Ayaw. Ayaw mo, oh. Luma. Ay. Luma. Ala. Okay lang si baby? Okay. Okay lang. Okay. Inuubo lang. Sige po, medyo malamig kasi dito, ma'am, sa studio. Pero gayon pa man, Leonard, ano, itong tulong po na ibibigay namin ay para sa anak mo, hindi para sa sayo. Okay? Opo, naiintindihan ko naman. Oo, kami, naaawa lang kami dito sa anak mong, sa panganay mong anak, Kuya Leonard. Maraming pangangailangan po na medical ang kailangan ni baby. Pero teka, balikan ko lang, no. Sabi mo, nagkatrabaho ka ngayon, tama? Sideline po. Sideline? Ice cream po. Opo. Nakatira ka sa bahay ng nanay mo, tama? Opo. So, wala ka ng gasto sa renta? Opo, wala naman. Pero gayon pa man, wala ka nabibigay kahit magkano kay Gina? Yung sideline ko po, minsan lang po yun sa isang linggo. Pag okay na po yung... Anong ginagawa mo sa ibang araw ng linggo kung isang araw lang yung pasok mo? Nag trabaho po, pero hindi po siya matanggap dun sa call center na pinag-a-applyan ko po eh. Minsan po talaga yung mataas po yung standard, kaya po hindi po talaga ako makapag-lagay po ako, nababagsak po. Eh, ba't hindi mo man lang makuwang replyan tong si Gina? Kasi po, kung marami ka palang libreng oras sa kamay mo. Opo. Kasi po, yung di ko na, alam ko nun po na wala ko rin po siyang pera na mapapaprovide dun sa niingin niya sa akin. Kaya
sa madalit sabi, wala kang solusyon, kaya ang ginagawa mo, tatakbuhan mo na lang. Ganun ba? Hindi naman po sa tatakbuhan po. And, oh. Pero sasagot ka lang pag gusto mo, pag pwede na. Ganun hindi ba? Naman po. Hindi naman po. Ayusin mo naman, Leonard. Wag ganun. Opo. Okay. So, ganito nga mangyayari ha. Papuntahin namin kayo sa tanggapan ni Ma'am Leonor de Guzman. Doon kayo magpirmahan ng dokumento na kailangan masunod mo yon. Kung hindi, tutulungan talaga namin si Miss Gina to file a case against you. Maliwanag? Okay po. Kapag hindi ka tumupad, i-explain naman sa'yo ni Ma'am Leonor yan kung ano mga pagkakasunduan nyo. Especially dalawa na itong magiging anak mo. Dalawa na itong susuportahan mo. Ni hindi mo nga kailangan suportahan sila Gina eh. Ang kailangan mo suportahan yung mga anak mo. Okay? Opo. Maniwala ka sa akin, we will really file a case against you kung hindi mo tutuparin yung magiging mapag-uusapan nyo. Maliwanag? Opo. Okay. Sige, so ganun ang mangyayari. Kausapin namin kayo sa kabila para sa logistics kung anong oras, kung kailan kayo pupunta, papasamahan namin kayo. Tapos maggawa ng kasulatan para sa support. Especially sa mga tulong. Physical help din. Kaya kailangan ninyo rin yan. Total, wala naman pala siyang ginagawa eh. Isang base lang naman pala yung pasok niya sa isang linggo eh. So at least, kailangan mo rin ng extra help dyan. Especially pag nanganak ka na. Mm-hmm. Okay? Kahit andyan si mami, alam naman natin eh, magaling mag-alaga yan. Pero nakaka-overwhelm kung dalawa. Especially, may special needs si yung panganay. Si Seiken? Seiken. Okay? Sige po. Salamat ma'am. Magandang hapon po. Ayan, okay. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Ayan, pero tama, so, no, AXIS will give. Yes, tignan muna natin base dun sa mga documents na kakailanganin. Gatas and diaper muna ang i-priority natin para kay baby. Mm-hmm. Okay, and maraming salamat po muli. Kuya Leonard, maraming salamat at magandang hapon. Okay, and maraming salamat baby, maraming salamat. Of course, baby. And up next na po ang Bardagulan serye. Anong topic nyo ngayon? Teka. Pero yung ano sa'yo. Hindi nyo na ako ginagaya sa Bardagulan. Medyo matagal-tagal pa. Teka. Mini-mystery caller nyo na lang palagi pag Bardagulan eh. Busy ka eh. Busy ka. Mahirap pwede naman schedule natin. Mahirap ang ano ng busy person. Miss ko na yung Bardagulan eh. Oh, pero kausap ka naman namin last time. Well. Kasama si Warren. So thank you. Ako yung binarda nyo nun eh. Okay. Sige. Thank you very much. And mga kapatid, bukas po muli. Ako po si Shari Roman. Good afternoon po. Ako naman po si Attorney Gabriel Ilaya. Maraming salamat po sa pagtutok. Sa susunod po ulit.
isang magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa Board the Gulan serye. And samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Ako po si Shari Roman. At ako naman si Maricel Tulfo Tungol. At syempre ang program pong ito ay atid sa atin ng Seikatsu Incorporated kung saan ay ginamit ko ang Good Night Got Right Pro Fiber Oxy White. Hindi sa isang araw, magkakaibang araw po. Pero pwede din. Yes. Pwede din naman, pero hangga't maaariwag. Yes. Oo. Yung good night po natin mga kapatid, yung mga OFWs po natin na nahihirapan. Nako, maganda po yung topic natin mga kapatid. Antabayanan niyo po, marami pong nag-aabang sa topic na to. Sa mga nahihirapan matulog dahil ina anxiety, no? Malaking tulong din po ang good night para po sa mahimbing na pag-sleep dahil yun po ay nagkocontain ng melatonin and vitamin B6. And yung ating Oxy White naman po na highly recommended po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ay nakakapagpag-glow ng ating skin para sa maganda at makinis na balat. Yung Pro Fiber and yung Gut Right naman po makakatulong po sa ating paglinis ng colon natin, ano, para maiwasan po ang colon cancer. And again, mahalagang paalala, ang Seikatsu Incorporated products po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. And yan po ay available sa Idol Shopping Network. And tumawag or mag-text po sa 0905-237-1702 and 0917-155-8828. Hindi na ako makapag-antay na makausap. Hindi na ako makapag-antay na makausap ang ating panauhin ngayong hapon po, no? Marami po ang nag-suggest ng topic po na ito at mostly puro syempre yung ating mga kabardas and OFWs natin. Lahat po sa topic po na ito ay makaka-relate dahil lahat po tayo ay halos pinagdadaanan to ngayon. So, nasa linya po natin si Ma'am Marcia Bicomong, ang psycho-educative counselor po sa Amara Counseling and Training Center. Hi Ma'am Marcia, magandang hapon po. Hello. Hello po sa inyong lahat. Ayun, si Ma'am Marcia Bicomong, ang ating pag-uusapin kasi ay dealing with anxiety. Anxiety. Kasi, okay. Oo. Kasi nga, Miss Marcia, ang aming pong mga listeners and viewers, though lagi po kaming nagbibigay ng heads up dito or lagi po kaming nag-guest, especially si Dr. Camille Garcia, lagi po kaming nag-guest ng mga pang mental health po natin. Kasi hindi po biro, Miss Marcia, yung pinagdadaanan natin, mapa family, friends, work, tapos dumaan pa po yung pandemic, di ba, Miss Marcia? So, grabe pong anxiety and yung ilan po nagli-lead na sa depression. So, unahin na po natin, Miss Marcia, ano po ba ang anxiety? Ito po ay yung alarm system natin, no? Nang yung amygdala po natin, yung part ng ating brain, ay nagre-release ng adrenaline. Opo. Pag may danger na nape-perceive. Pero ang problema po sa anxiety, wala pong danger. So, nararamdaman pa rin natin yung release, tapos may fight or flight syndrome pa rin tayo, pero wala pong anxiety talagang na, dapat na nangyayari dahil wala naman pong danger. Opo, so parang ito po yung nararamdaman natin every time na natatakot tayo or very emotional tayo. Tama po ba, Ma'am Marcia? Opo. And ang, opo, yes po, Miss Marcia. It's ano, basically po, it's a behavioral thing. Pero nangyayari po siya pag tayo ay dapat po nangyayari siya pag under attack tayo. Opo, opo. Opo. And Ma'am Marcia, normal po ba sa ating kasi yung iba let's say ay yung iba kasi Ma'am Marcia talagang nagsi-self-assessment na. Pero normal po ba na nararanasan po natin ang anxiety like every day? Dapat ba minsan lang? Hindi naman po, no. Actually ang anxiety po false alarm situation.
No? So, yung anxiety po na sinasabi natin, yung mental health problem, false alarm situation po siya. So, dapat po, hindi natin siya nararanasan ng madalas, no? Mm-hmm. Dapat po nararanasan lang natin siya pag talagang may problema. Oo, kasi Miss Marcia, yung iba, sinasabi na, ina-anxiety ako. Mm-mm. Oo, ang ginagawa nila, Miss Marcia, nagsiself-assessment na lang sila. So, ano po ba ang signs, no, na or symptoms, Miss Marcia, kapag tayo po ay ina-anxiety? Meron po tayong feeling of numbness and tingling sa ating mga kamay, paa. Mm-hmm. Tapos ang ating pong heart rate ay nag-i-increase. Yes po. No? Opo, ang ating breathing, nag-i-increase din yan. Minsan po meron pang chest pains. Tapos po, na dizziness and lightheadedness. Minsan din po, no? Opo. Mm-hmm. Tapos meron pong minsan, may mga nakakatikim pa ng aches and pains sa legs. At sa, sabi nga natin, jello legs. Ah, parang nanlalambot, Miss Marcia. Opo. Jello legs, parang... Next magic jello legs. Ay, so, magic ko yung sarili ko. Kasi po yung na-imagine sa jello legs. Kasi very jelly na kami, Miss Marcia. Malalambot na kami para kaming jelly is. Yeah. Ah, Miss Marcia, pero bago tayo mag-proceed, yung psycho-educative counselor po is mas nagpa-prioritize po kayo sa ang aspeto po ng pagka-counseling, Miss Marcia? Kasi po sa aming center, opo, karamihan po ay mga pastoral counselors. Yes po. So, ako po more on the scientific side. Mm, so, ikaw, opo, yung mga ma'am, yung mga more on the science research type. Yes na po, based ma'am. Based on research, ganto ganto. Mm-hmm. Yes po, ma'am. Okay. Opo. I get it. Kasi parang kahapon, na-discuss po, nung last episode po, Miss Marcia, na-discuss po ni Pastor Archie, yes, yung difference ng counseling sa psycho, sa psychiatrist and psychologist. Kasi ang daming nalilito, saan ba dapat ako pupunta? Yes. Sa psychiatrist, sa psychologist, okay lang ba pag pastor yung kakausap sa akin, hindi ba more on the religious side yun? Pag di naman ako religious. So, paano po, Miss Marcia? Actually po, pag kailangan na po ng gamot, like let's say, meron na po tayong naririnig, meron na po tayong mga nakikita na wala naman dyan, sa psychiatrist na po tayo pupunta. Madam, kasi po ang psychiatrist lang ang allowed magbigay ng gamot. Uh-oh. Ang psychologist naman, opo. Sa psychologist naman po, parehas din po ng psychoeducative, more on science din po sila. Ngayon, ang pastoral counselor po, nag-include sila ng mga bagay sa Biblia na makakapag-ease ng ating burden. Kasi po, napag-aralan din po namin na maraming bagay sa ating nararamdaman ay na-ease ng ating pinaniniwalaan. Mm-hmm. So sila, Pastor Archie, actually, Miss Marcia, no, kahapon lang, nung segment lang po ni Pastor Archie namin na distinguished ma'am, na kailangan muna po natin dumaan sa counseling, yes, bago tayo mag-seek, yes, ng psychiatrist and psychologist. Dahil yes, yung po iba, Miss Marcia, tama po ba, kailangan lang po ng outlet sa nararamdaman po nila? Yes po, marami po kami ngayon na clients, ma'am, na kailangan lang ng kausap. Mm, okay. Paano po ba yun, ma'am, Marcia? Paano niyo po nako-convince yung ibang tao? Like, let's say, sa privacy nila, sa pinagdadaanan nila. Paano niyo po sila mako-convince na mag-undergo ng counseling? Kasi may mga ilang parents po, like yung mga viewers po natin na nanonood, hindi po ni alam po nila na may mali sa kanilang anak or alam po nila na ina-anxiety or may depression po ang kanilang anak. So paano niyo po nako-convince yung mga bata or matutulungan po yung mga parents na mag-undergo ng counseling, yes, yung kanilang anak?
Kasi po, ang isang rule po namin is hindi po pwedeng pilitin ang mga clients, no? So, initially po sa bahay, kailangan na po nilang kausapin yung anak nila na pupunta lang tayo sa isang kaibigan na tutulong sa'yo, na maintindihan kung ano yung nararamdaman mo. Mm-hmm. So, pagdating naman po sa amin, cognitive behavioral therapy naman po, no? Talk therapy na tinatawag, or dialectical, which is mindfulness, kung anong nangyayari in the present. Yun po ang mga tinatanong namin. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Bakit yan ang nararamdaman mo? Saan ang gagaling yung nararamdaman mo? Meron ba nangyari sa'yo recently para lumabas yung ganyang mga nararamdaman? Ganun po. Kasi may mga ilang parents po ngayon na nanonood, yes. Miss Marcia, na hindi nila alam kung bakit may mali sa anak nila. And gusto nilang tulungan, hindi lang talaga nila alam kung paano. Na-mention din po ni Pastor Archie, Miss Marcia, no, na talagang ang paghubog po or paglaki po sa bata ay talagang nagsisimula sa bahay. Yes, opo. Ang malaking bagay po dyan eh yung tinatawag natin na kanilang pakikitungo sa kanilang magulang. Opo. Opo. No? Opo. Yun po ay malaking bagay dahil pag absent po ang caregiver, malaking bagay na po ang mangyayari dun sa bata, no? Opo. Pag absent ng caregiver or very negative yung caregiver, ang bata po ay very much affected. Mm-hmm. So, Miss Marcia, paano po yung mga bata na nakakaranas po ng anxiety? Sa anong edad po, murang edad, nararanasan po ng bata ang anxiety? And paano po ito nadidistinguish ng mga magulang? Ma'am, ang youngest na nakita namin sa center is 6. Oh my God, 6? Ano pong, 6 po. Anong problem po? Nagkaroon po siya ng problema sa paghihiwalay ng magulang niya. Naku. And ang pagkakasabi nga po ng bata, dinala ni mami lahat, including yung TV, pera lang siya. Grabe. Napakasakit naman nun. Opo, no? So, nagkaroon ng anxiety yung bata. Dumating na siya sa lugar na naging depressed siya. Kasi po ang anxiety, pinsan niya ng depression. So, parang pwedeng entry level yung anxiety to depression. Yes, ma'am. Kasi yung iba parang they feel like hiwalay sila ni depression na parang, pag nagka-anxiety ang ngayon, hindi na ako madedepress kasi. Anxiety lang ito? Oo, anxiety ako. Hindi po. 2/3 po ng may depression ay may anxiety. Pero yun po yung parang starting point. Yes, ma'am. Chance. Pwede po siyang starting point. Opo. Hindi kasi yung iba, pag sobrang nasistress, ma'am, it can lead to anxiety. Yes, ma'am. Actually, ang stress po is an entry level for a lot of things, no? Mm-hmm. Including cancer and stroke and everything else. So, ang anxiety din po is kasali din po. Yes. Kasi yung iba, marami po kasing nalilito with depression, anxiety, pinagja-jumble-jumble nila na parang same yung signs, feeling Apo. Nila same lang. Ay, hindi, yung depression tsaka anxiety, same lang naman yun kasi parehas about mental health. Apo. So, totoo po yun, no? Parehas po sila about mental health. Pero marami pong ibang symptoms ang depression. Nandiyan po ang nawawalan na sila ng saya sa dati nilang kinagigiliwang mga bagay. Opo, at saka sa depression po, meron po tayong suicidal thoughts minsan. Po yan, ano? Na po yan. O thoughts of death, no? Mm-hmm. Tapos po, meron din po tayong mga tinatawag na increase in purposeless activities. Katulad po ng yung paggaganon ng kamay,
O pag kukuyakoy ng paa. Yun pong parating naglalakad, hindi na papaupo. So marami pong sintomas ang depression, no? Na wala po sa anxiety. Ma'am, ito na, parang na-open na natin yung topic about depression. Todo na natin. Opo, kasi yung iba ma'am, nagsiself-assessment na meron silang depression. Mm, pag they feel like they're sad, kunyari today or 2 days na, ay, depressed ako. So, opo. They use that, ano, na hindi sila, pwede naman kasing na-anxiety muna. Yung iba, depressed na talaga ako. They use the term depressed ako. Yes, sabi nga po ni Raja Indraa, ito po, ma'am, no, paano malalaman kung anxiety or depression na yung na-experience? Pag nai-stress kasi ako, nagsisimulang manginig kamay ko uncontrollable hanggang nakaramdam ako ng lamig sa likod at nagsisimula pong manginig yung buong katawan ko. Ah. Opo. Para pong ano yan, ano, ganito na lang po. Very simple po. Yes, ma'am. Ang depression po is sadness that nag-exist for 2 weeks or more. 2 weeks or so, more. Yes po, ma'am. So, kung kunyari, ngayon, masama ang pakiramdam mo, nalulungkot ka, everything is present, pero kinabukasan, pagkatapos mo matulog, okay ka na, hindi po kayo depressed. So, parang hindi siya consistent. Kumbaga, ma'am, ang depression po is consistent 2 weeks na bagsak ka talaga, ma'am. Yes, ma'am. Like, hindi ka or nakakaramdam more. Ng two saya or more. Or na hindi ka po nakakaranas ng saya kahit napakasaya ng paligid mo, yes, nandyan ma'am. Yung loved ones mo, hindi ka nakakaramdam ng saya, ma'am, and everything is black and white, parang ganun po. Yes, ma'am. Opo. Mm-hmm. Kailangan po dire-diretsyon 2 weeks yon. Kunyari po, putol-putol yung nararamdaman. Ngayon, masama ang pakiramdam. Bukas, okay naman ako. Sa susunod na bukas, may nangyari. Masama na naman pakiramdam ko. Hindi pa rin po kayo depressed. Paano malalaman, lalo na ma'am sa babae, kapag hormones lang yon and hindi sila ina-anxiety? Talagang may alam nyo naman ma'am, yung hormones po ng babae, paano po ma'am madidistinguish naman yun, madam? Meron po talaga tayong mga ano, no, type of depression na hormonal by nature, yung opo. Premenstrual syndrome, PMS, ika nga opo. Natin, no? Yes nga ma'am, So we're moody, we have anxiety, opo. Tayo ay hindi nakakatulog. Tapos po menopause, nagre-reduce naman yung level natin ng estrogen. So yan po ay mga symptoms na pwede tayong mag-exhibit ng slight anxiety and depression. Mm-hmm. Pero hindi po yan hindi po yan tumuloy-tuloy. Hindi po yan depression. Ayun. Kasi yung iba, madam, ina-anxiety ako. Yun pala, madam, hormones lang. Mm-hmm. Sad yes ako. Po. Sad ako. Papaya, yung mga magkakaroon na pala. Yun pala, iyak ako ng iyak. Diba, Ms. Marcia, iyak ka ng iyak. Parang nakanood ka lang ng mga namatay na Netflix. Ganto na aso or ano, kung ano-ano man. Iyak ka na ng iyak, madam. Yun pala, madam, hormones lang. Yes po. Pwede rin po kasi siya ano, secondary to illness, no? Iba naman po 'yon. Pag tayo po ay magkakaroon ng lupus o kaya tayo ay may hypothyroidism. Opo. O hypothyroidism, ma'am. Yes, opo. Symptoms din po ang depression pag tayo ay mayroong mga ganon. Pag tayo po ay na stroke, pwede rin pong lumabas ang depression. So, as secondary po to illness. Okay. And eto ma'am, yung sa anxiety ma'am, usually ma'am, ano po ang nagte-trigger po sa anxiety? Mm-hmm. Or depende po ba ito sa trauma na inaabot or sa pinagdaanan ng tao? Pero mostly madam, ano po ang nagte-triggers ng anxiety po? Trigger ng anxiety po? May mga tawag po tayong tinatawag tayong risk factors. Yes, ma'am.
Ano? Ang pinaka-predominant po na risk factor is yung psychological vulnerability ng isang tao. Uh-huh. Ibig sabihin, ano ang kanyang pagkatao? Siya ba ay hindi makapag-deal with problems? Opo. Ano ba ang personality style niya? Opo. Siya, opo, no? Meron ba siyang low self-esteem? Meron ba siyang mga ganung problema? Kaya mababa kagad ang tingin niyang tsansa niya sa mga problema. So, nagtitrigger po talaga ng anxiety yon. Opo. Ma'am, yung pagiging homesick, kasi may nagtanong po dito na isang netizen, viewer po natin, anxiety na po ba matatawag ang homesick? Sabi po ni Ma'am Wildheart, lalo na lalo pa wala namang nakakaalala sa iyo na kamustahin ka, especially sa mga OFW. Kasi ma'am, sa mga OFW, karamihan na de-depress. Opo. Lalo na pag mag-isa lang doon, yung pamilya nila nandito sa Pilipinas. Mm. Is it true considered po anxiety? Hindi mga po. It's more on more on depression, ma'am. Mm. Oh. More on depression. Kasi po, yan po ay itinatawag nating environmental stress. Okay. Environmental stress. So, para sa mga OFWs natin, madam, na experiencing it now and yung mga baguhan pa lang abroad, what can we suggest that they can do if they're feeling that already right now and wala silang makausap na kamag-anak nila? Ma'am, kasi right now, ano, November. Mm-hmm. So, yung mga nasa malalamig na bansa, karamihan sa kanila nagkakaroon ng SAD. Ang SAD po ay ang seasonal affective disorder. Opo. Nangyayari po 'yon pag winter months, yung kulang ang araw. Mm-hmm. So kailangan po nila na sila ay na nagpapaaraw as much as they can para mawala yung kanilang depression. Ngayon naman po. Yes ma'am, go ahead po. Ngayon naman po, yung iba naman po na depressed, it would be very good for them to find somebody to talk to. Kasi po, ang communication is always the first line of help. Okay. No? So, opo, kung sila po ay sasali sa mga organisasyon, sasali po sila sa mga Filipino organizations, that would help them a lot po. Okay. Ma'am, na-curious lang po ako doon sa seasonal affective disorder. Yes, so, ma'am. Totoo, madam, na every time na umuulan, medyo, kumbaga, yung very feel, calm. Oh, yung feeling. Mm-hmm. Yung iba nakakalm, yung iba parang nalulungkot pag umuulan. Po, lalo na pag naulan. Or, at ano po ba itong seasonal affective disorder, Ms. Marcia? It's affected by the seasons, ma'am. So, nagsastart yan usually fall. Opo. Mm-hmm. Opo. And, dumedire-diretso po yan pagka winter na. Tapos po, pagka nangyari yan sa atin, nagkakaroon na po sila ng sad mood. Tapos, yung sleep nila, tsaka yung appetite nila, sobrang nag-i-increase po. Mm-hmm. Yon ang nangyayari sa kanila pagka sila ay merong seasonal affective disorder po. So kapag sunny naman, madam, kasi dito sa Pinas talaga pag sunny, irritable talaga yung mga tao. Sure. Tama ba yun, ma'am? Kumbaga talagang pag, so meron din bang epekto yung sunny, ma'am, sa nararamdaman natin or ano po ba, ma'am? Actually, ang sunny po, mas maganda para sa atin. Kasi po, na-increase po niya ang ating mga feeling na tayo, that all is well. Mm. It's actually the opposite po that makes us feel bad. Pag madilim, pag may pagkawalan ng sun, mga ganun po. Kasi pag sunny nga, di ba parang sure. iba yung feeling. Pero dito kasi sa atin, pag sobrang tirik na yung araw, hindi na nakakatuwa, Ms. Marcia, irritable na. Andiyan na yung pawis, init talaga. Tapos yung ano,
yung halo-halo. Oo. Di ba pag sunny. True. So ito ma'am, ano po yung sinasabi nila? Di ba ma'am, nauuso ngayon yung ano, yung relapse. Parang ito yung parang mga series ng flashback na parang biglang mag-a-appear sa memory mo and then bigla kang malulungkot. Parang bigla-bigla siyang, bigla-bigla mong naaalala yung mga pangit na memories and then nagte-trigger siya ng anxiety mo. Opo. Normally naman po kasi pag nagre-relapse, as long as hindi po siya trauma, it's okay. Kasi po, it's inevitable na we will have relapses, yung ating memories po ay bumabalik at tayo po ay nag-iisip ng paulit-ulit ng mga bagay-bagay na nangyari na, mangyayari pa lang o nangyayari ngayon, no? Yes, ma'am. Sabi po kasi hindi po kasi magkasundo ano sa research. Sabi nila 60,000 thoughts in a day daw tayo. Merong nagsasabi 40,000 thoughts, may nagsasabi 20,000 thoughts in a day. I would err on the side of caution po and say 20,000 thoughts in a day. Yes, ma'am. Ngayon, ang pinagkakasunduan po nilang lahat is 98% of this is repetitive. Yes, ma'am. So, paulit-ulit lang po at useless. So, ang viable po is only 2%. Ay, maganda 'yung sinabi ni Ma'am. Yes. So ang normal lang po dapat na iniisip natin is actually nasa nagre-range lang ng 20,000 thoughts lang po. Yun po ako, dun po ako pumapalo, Ma'am. Mm. Hindi po sa 60,000 thoughts in a day. Siguro 'yung pero... akin Ma'am 100,000. Mm-mm. Sa dami ng iniisip as an overthinker tayo. Oo, kasi Madam, 'di ba may mga taong overthinker talaga? Mm. Meron, ma'am. Kaya nga po siguro sinasabi, may 60,000, may 40,000 thoughts in a day. Ano kasi kayo? Overthinkers. Oo. Yung hindi pa yes. nangyayari, madam, pero sa isip mo, tapos na. Yes. Oo. Ganun yung mga sa overthinker. And doon naman, ma'am, sa aspeto naman po ng sa panic attacks naman po. Ano po ba yung pinakaunang... kailangan natin gawin ma'am Marcia every time po na tayo po ay nagkakaroon ng panic attacks. Ang pinakamaganda pong ginagawa sa panic attack is breathing exercises. Pag tayo po ay nag deep breathing, umaakyat po yung enough oxygen sa ating brain for us to understand that what's happening to us is not normal. It's yes, not ma'am. Okay. No? Meron po tayong tinatawag na 4-2-6. Ang 4-2-6 po is 4 counts in. So, in, 2, 3, 4, 2, hold, out. Try nga natin. 3, 4, 5, 6. Sige nga ma'am, Marcia, tatry namin. Baka malito ako sabihin. Paano yan ma'am? Paano po? In, pag ma'am, ito po pala. Okay. Kasi po, karamihan ng tao, mali ang pag-breathe. Pag nag-in po tayo, dapat po, hindi umiimpis yung tiyan natin. Dapat po lumalaki yung tiyan natin. Kasi po, pumapasok yung air. No? So, pag-in po, 2, 3, 4, palaki ng palaki yung tiyan nyo. Ma'am, may concern tapos, kami. Ano po? Malaki na po kasi yung tiyan namin. Hindi ko mas distinguish so, paano eh. So, paano namin ma-distinguish Miss Marcia, hindi ko alam kung tama. Paano. Ang laki na. So, parehas lang po tayo, ma'am. You're preaching to the choir. parang gusto ko i-try, ma'am. Kasi di ba, yun nga daw yung ano, yung... Kahit yung ibang may anger issues, I think they use that yung... Yes. Bago mag-react or parang ganon. Mm-hmm. Apo. May ibang ganon. Yun pong ating breathing, no? Yung iba, breathing exercise. Finger breathing. Habang ginaganon yung fingers, nagbe-breathe sila. Yung iba naman, star breathing. Ano so, habang pina-follow nila yung star, nagbe-breathe in and out sila. No, meron naman po iba, square breathing. So, in, out, ganon. So, iba-iba po yan, ano? Basta breathing exercises po are very, very common for those who are under anxiety or panic attacks. 2, 3, 4, hold, 2, out,
2, 3, 4, 5, 6. Ayun po. Dire-diretso lang po yan hanggang kumalma na po tayo. Mm-mm. Pero ma'am, pagkatabi ko kasi si Senator, hindi ko talaga magawa yan, madam. Hindi siya makabilang na. Nag-jumble-jumble man yung nag-jumble, mga number. Nag-jumble-jumble ang feelings ko. Nag-jumble-jumble ang number. Hindi ko talaga maramdaman, madam. And regarding naman, Miss Marcia, meron din po ito nagtatanong. Opo. Nako, puro anak, no? Ito from Ma'am Joraline Bendia. Silent fan and follower. Ate Shari, paano po ba makatulog ng mahimbing? Sobrang pagod na po ako sa work. Tapos ang dami rin pong problema na isip tungkol sa... Okay. So, ayan, ma'am. Single mom, 10 years, OFW po sa Qatar. So, yung mga nahihirapan sa pagtulog, ma'am, dahil opo, ina-anxiety. Opo, madali po yan. Meron po tayong tinatawag na sleep therapy, no? Ooh. Ang sleep therapy po, kailangan po, meron kayong routine. That's number one. Bago po tayo matulog, gawin po nating routine ng pagtulog, no? Number one po is pare-parehas ang oras ng pagtulog natin, irregardless of whether it's a holiday or it's a weekend. Mm-hmm. So, pare-parehas po ang oras ng tulog natin. Number two po, wag po natin gawing office ang ating kama. Ang kama po ay strictly for sleeping only, para i-associate ng ating katawan ang ating kama sa pagtulog. Pangatlo po, we can drink several things. We can drink chamomile tea. Yes, we ma'am. Can drink mild hot na milk kasi it has tryptophan. And tryptophan helps us to sleep. Yes, ma'am. Opo. Mm-hmm. At ang another thing po we can do is huwag po tayo magna-nap during the day. Kung kaya naman po sana, hanggang before 3 o'clock lang po. After 3 o'clock, huwag na po tayo magna-nap. At yung nap po, power nap lang kailangan. Paano po ba ma'am yung power nap? I think yung power minutes? Nap is mga 10 minutes lang. 10 to 15 minutes po. Minsan hanggang 30 minutes allowable naman po pag talagang di nakatulog the night before. Pero yun nga po, konting oras lang po kasi itinatama natin yung ating sleep cycle. And wag masyado sobrahan ng kape. Actually, ito pangalawa ko na to. Opo, wala na pong caffeine. Totoo po yan. Caffeine free po tayo. Kung maaari, kung tayo ay may problema sa pagtulog, caffeine free lifestyle po tayo. So that means po, hindi lang po kape, pati po soft drinks. Yung soft drinks kaya ko, pero kape madam, parang mahirap. Oo, parang mahirap mabuhay ng walang kape sa araw-araw. True. Well, totoo pala yun, ma'am, no? So, dapat meron talaga tayong sleep therapy. Ma'am, kasi hindi po biro yung mga... hindi po biro yung pagtulog, ma'am, yung problema po sa pagtulog. Kasi actually, ma'am, ako hirap din po ako matulog. And then, may mga... viewers din po tayo na yan din po yung pinoproblema na kahit mag-take sila ng pills or ano ba kailangan kasi iniisip nila, ini-insomnia sila, na kahit, alam niyo yun ma'am, nakahiga na sila ng 9 ng gabi. Tapos, magugulat na lang sila alas 6 ng madaling araw, hindi pa rin sila nakakatulog ma'am. Ay, ay, ay. Kasi po, unang-una, nagka-clock watching din sila, no? So, wag mag-clock watching. Another thing po that can be done is actually i-dim lahat ng surroundings, no? Makakatulong po yun sa ating katawan to remember that it's time to sleep. No, maganda rin po sana kung tayo ay nasa katamtaman na klase ng weather. Okay. So, kung masyado pong malamig, tayo po ay magkumot. Kung mainit naman po, huwag tayong magkukumot. Kasi karamihan po sa Pilipino ang hilig-hilig sa kumot po, ano? Ay, Oo. Ikaw din, kahit mainit, ma'am, nagkukumot ako. Oh, yun po. Actually, masama po yun, ma'am. Mm.
parang masarap kasi yung may ano, yung may parang bumabalot dun sa paa mo. Ganun yung feeling, ma'am. Pero ma'am, tama. Kasi may mga ilan Miss Marcia na ano eh, na kahit pikit na yung mata, alam nilang tulog na sila, pero ang babaw ng tulog, ma'am. Parang ang gulo-gulo ng isip nila, ma'am. Parang gising na gising yung diwa. Bakit po ganun, ma'am Marcia? Meron po tayo kasing mga items sa ating brain na we do not let go of, no? Lalo na po kung tayo ay negative thinker. Ang sinasabi po namin sa mga nagne-negative thinking, lalo na yung mga paulit-ulit ang pag-iisip, our brain looks at negative things 24/7. Sabi nila, paano nangyayari yun? Natutulog naman ako. Even in dreams po kasama ang negative thinking. Oh, yun yung sinasabi nilang, ma'am, na mababaw ang tulog. True. Yes po, opo. Oh, yung, di ba Miss Marcia, yun yung tutulog ka. Tapos pagising mo parang pagod na pagod ka, parang hindi ka nakapag-rest ng maayos. May mga iba yung mahimbing matulog. Pag-gising nila, refresh, and ano sila, parang energized pag-gising. Energized, opo. Pero meron po kasing mga hindi talaga nakakatulog ng maayos. And these are the people po na nagkakaroon ng ano, ng constant self-talk and constant negative thoughts. Ayun. Kasi yan talaga yung mostly tanong talaga ng mga ano natin, mami, ng mga viewers natin eh. Kung paano sila makakatulog, lalo na ina-anxiety sila sa dami ng problema. Ito pa, ma'am. Okay. Parang mga, mostly puro mga past to, ma'am eh. Anxiety issue sa kanya, madam mo. Walang laman na wallet. talagang ma-anxiety tayo na kapag walang laman yung ating wallet. True. And ito, ma'am, naku, nawala. Last August or September, grabe po yung nararamdaman ko dahil sa pangyayari sa pamilya ko. Dalawang kuya ko magkasunod po na namatay. Araw lang po ang pagitan. Pagbalik ko po dito sa ibang bansa, grabe yung nararamdaman ko. Stress, depressed, anxiety. Kahit hanggang ngayon, tinatamaan pa rin ako. Nararamdaman ko na lang tumutulo na po ang luha ko. Ginagawa ko na lang po ay nananalangin ako, nabigyan ako ng lakas sa loob, natanggapin lahat ng nangyari na dumadaan sa buhay ko at sa pamilya ko. Ayan. So, ano po ang masasabi niyo dito, ma'am? Kumbaga yung namatayan po. Paano po yung ganun, ma'am? Dealing with grief, ano? Yes, grief therapy. Pag grief therapy po tayo, we allow ourselves time to grieve. So, hindi po tayo pwedeng mag-isip na we can go into our normal day-to-day affairs nang walang oras o patlang ng pag-grieve para sa mga nawala sa buhay natin, no? Iba-iba po tayo ng oras. Merong mga tao na isa, dalawang buwan, nakaka-move on na. May mga ibang tao naman po, isang buong taon na, hindi pa nakaka-move on. Kasi nga po, iba-iba tayo ng allowable time for grieving. Ang grieving naman po kasi, may mga steps po yan, ano? Yes, ma'am. And ang kagandahan po dyan is we can honor our dead by having mga things na meron sila na pwede nating ilagay sa isang lalagyan, no? Tapos doon natin tignan-tignan at makasama natin sila. So, yung let's say yung favorite watch ng ating kapatid o yung favorite perfume ng ating nanay, no? Pwede po natin yan isama sa ating mga bagay-bagay na pang-araw-araw, and we can honor them. At kagandahan po sa pag-honor ng ating na mayapa ng mga mahal kamag-anak, mahal sa buhay, yes, ma'am, is mas madali tayong makaka-get over. Ayun. Opo. Kesa po yung ginagawa natin na tinatakbuhan natin. Opo. Mm-hmm. Same with moving on, ma'am, kapag tayo ay iniwan ng asawa or iniwan ng boyfriend, girlfriend. Namdamin natin yung sakit, ma'am, kesa naman tayo tinatakbuhan natin yung ano or anumang mekos-mekos ang ginagawa natin, 'di ba, Ma'am Marcia? So kailangan, totoo po. Yes, ma'am. Paano naman pag ganun, ma'am? May mga clients or patient po kayo na hindi talaga maka-move on from the past.
So ano po yung maia-advise nyo sa kanila? And nagkukos na kasi ito ng anxiety sa kanila, ma'am. Kasi po, usually, yung mga hindi maka-move on sa past, sinasariwa nila everyday yung mga nangyari. So, we are telling them to have other activities that are beneficial to them and something po na tinatawag natin na nakakatuwa para sa kanila. No? Meron po tayong tinatawag na grounding exercises, lalo na po pag tayo ay nag-iisip ng malalim, may tatlong klase po ng grounding exercises. No? Pwede po tayo mag-mental grounding. Ang mental grounding po is such that iisipin natin yung paborito nating gawain, tapos gagawin natin sa utak lang natin. Katulad po ako, mahilig po ako magluto. So, pag naiinis po ako sa traffic, nagluluto po ako sa ulo ko. No, nagme-mental grounding po ako. Pumupunta po ako sa palengke, kinukuha ko lahat ng kailangan ko, pine-prepare ko siya sa utak ko, tapos niluluto ko siya, tapos inaayos ko pa siya sa presentasyon. So, sa brain ko, napakasarap niya tignan kasi wala naman nangyaring lutuan talaga. Ah, okay. So parang binibisi niyo din yung utak niyo, ma'am, yes, sa mga bagay-bagay. Oo. Yes, ma'am. Pero hindi overthinkerist, mga kapatid, ha. Kasi yung iba, madam, negative yung iniisip, eh. Hindi po, pleasurable activities, ma'am. Pleasurable dapat. Ayan, mga yes, kapatid, ma'am, ha. Pleasurable, opo. Hindi yung kung ano-ano yung mga iniisip yung mga kabalastugan na hindi naman nakakatulong sa ating mental health. Mm-hmm. Diba? Pwede rin po tayo mag-physical grounding, ma'am. Ang physical grounding naman po, like the name states, ay anything to do with physical items. So, pwede po tayo mag-exercise as far as stretching, as far as you can, as wide as you can, as high as you can. Pwede po tayong mag walking. Mm-hmm. Basta po, mindfulness ng walking. Alam po natin kung ano yung bumabagsak na paa. Hindi po tayo nag-autopilot at bumabalik yung isip natin sa mga hindi magandang nangyari. So, mm-hmm, tayo po ay nag-walking. Alam natin na right, left ang bumabagsak na ating paa, ganon. Pwede rin po tayo magdala ng grounding object na tinatawag, no? Pag tayo ay na-trigger. Opo. Ang grounding object po, ma'am, is something na nagpapaalala sa iyo ng magagandang thoughts. Katulad po nung meron po akong mga clients na nanay, kananayan, gumugupit po sila ng maliliit na parte ng baby clothes. Opo. Tapos po, opo. Tapos sinahawakan po nila yon pag sila ay nasa sad tungkol sa mga anak nila. Naalala nila yung nung bata pa yung anak nila. At ano, that gives them pleasurable thoughts. Meron naman din po akong naging client na nagsabi po na nanggagaling siya sa iba-ibang beaches, kumukuha siya ng maliliit na bato. Mm-hmm. So, dinadala niya po yung mga isa pa isa-isang bato para maalala niya yung pleasurable time she had in the beach. So, yun po ay physical grounding. Meron din po tayong tinatawag na soothing grounding pag grabe na talaga yung naiisip natin, no? Ang soothing grounding po is such that you will prepare something, an activity for yourself that will soothe you. Like what? Like massage. Ooh. Or a dinner for you and a loved one or you and your close friend, mm-hmm, no? Oho, meron naman po yung mga namatayan, they go through pictures. Mm-hmm. Apo. Oo, yun yung sa mga memories. Happy, yes, thoughts. Happy thoughts po, yes, happy thoughts. Parang may napanood po ako, ma'am, no, na isang video po na nagtatantrums yung bata. I think merong psychological problem po yung bata. And then, tinutulungan po nung mommy na happy thoughts. Para hindi po mag-trigger yung bata kasi parang umiiyak po yung bata. And then, yung mommy po is happy thoughts. Isipin mo yung mga masasaya. Yes. And then, yung bata is nag... tawag dito, kumakalma.
Yes, oo. Kasi the way we think is the way that affects our feelings and affects our behavior. Meron yan dire-diretso, no? Linear yan by nature. So, what we think of, hindi yung situation ang nagdidikta ng ating nararamdaman, kundi how we view the situation. So, kahit na negative yung situation, pag tinignan mo siya in a positive way, magiging positive yung feelings. Mm-hmm. And gagawin mo ang behavior na positive din. Ayun. Kaya lang, ingat din tayo sa mga happy thoughts. Minsan yan yung magpapalukot sa atin. Sure. Masaya kami ng jowa. Di ba, Ms. Marcia? Masaya. Inaalala mo yung mga masasayang moments mo ng jowa nyo, yung mga ex mo, tapos bigla kang nalungkot. So, piliin nyo naman, iskan nyo naman yung mga iisipin yung mga happy thoughts. Di ba, Ms. Marcia? Yes po. Mm-hmm. Yes po. Ma'am, meron ba tayong extreme anxiety? Meron po. Yun nga po ang panic attacks. Yun na yung ang panic okay attack po is from 0 to 1,000 agad na feelings. Mm. No? Parang sheer terror out of the blue. Tinatawag nila. No, kasi po ang fear, iba-ibang gradation yan. Meron tayong tinatawag na takot lang tayo sa isang bagay. No? Meron, kunyari, takot lang tayo sa spiders o sa snakes. Yes, no? Ma'am. Opo. Meron din tayong tinatawag na sheer terror, yung out of the blue. Meron, yun nga po ang panic attack. Meron din po tayong tinatawag na social anxiety lamang. Takot lang tayo sa isang sitwasyon. Mm-hmm. So, may gradation din po ang fear. Okay. Ma'am, paano po yung mga tao na meron pong social anxiety? Paano po ba natin na-overcome po yung social anxiety? Ma'am, pag gusto nila ng madalian, meron pong gamot para dyan. Ooh. No, opo. Meron pong binibigay ang mga doktor. Ngayon, pag ayaw po ng madalian, practice is always the best. So, ibig sabihin po nun, also by gradations din po yan, ano? Yes, ma'am. Ibig sabihin po, kung ako ay takot, kunyari, na sumakay ng bus dahil masyadong maraming tao, i-exposure therapy po yan. Unti-unti. So, sa unang araw, pupunta lamang ako sa bus stop. Yes, sa ma'am. Sa susunod na araw, papapara ako ng bus, pero hindi ako aakyat. Mm-hmm. Sa pangatlong araw, aakyat ako ng bus, pero bababa kagad ako sa unang stop. Opo. Sa pang-apat na araw, magsasama na ako ng tao dahil lalawakan ko na yung pupuntahan ko. Yes, ma'am. Tapos sa susunod na araw, dun na ako hanggang sa dulo. Ganun po. Step by step. Yes, ma'am. Opo. Okay. Pero mas madam, ma'am, for you, ma'am, ano po ang mas effective? Ang akin po, exposure therapy. Mm. Kasi po, natututo yung tao na mag-change ng kanyang behavior. At saka po, na-disprove niya sa sarili niya yung thoughts niya na hindi niya kaya. Kaya naman pala niya. Oh, tsaka mahirap din, ma'am, no, na dumipende din po sa gamot, na kung kaya naman natin. Opo. Yes. Kasi yung gamot, siguro, let's say, 2 to 3 days lang yan. Pero kapag tinulungan mo, ma'am, yung sarili mo, 'di ba? Kumbaga long-term solution yung hinahanap mo talaga. Yes po. Oo. Meron din po mga tao na takot sa tao talaga. Mm. Yan po yung mga pagpapasok sila sa isang lugar, nakahanap na kagad ng exit, no? Mm-hmm. Tapos umuupo sila doon. Mm-hmm. So, yun po ay tinatawag na safety behavior. So, safety behavior nila, yung malapit sila sa exit nakaupo. Pero, actually po, hindi naman din po masama magkaroon ng safety behavior as long as ang kahihinatnan po nito is gradual na matututo tayo na there is nothing to fear. Ayun.
Ma'am, magaganda yung mga sinabi ni Ma'am Marcia, no, na na-explain din sa atin ni Ma'am Marcia, no, na meron talagang mga prescribed na gamot. Pero again, hindi nyo kailangan na bumili ng mga gamot. Kung kay kung maaari ay tulungan natin ang ating sarili. But Ma'am Marcia, kailan po ba dapat mag-seek ng counseling or seek na po ng professional help? Pag nakaka-interfere na po sa daily life. So, kunyari, in terms of panic attacks, pagka hindi na po tayo makafunction, yan, kailangan na po mag-seek ng help. Yun pong may mga tao naman po na may social anxiety, pagka po dumadating na sila sa point na hindi na nila magawa ang mga bagay-bagay na dapat nilang gawin, yun po, dapat po mag-seek na sila ng help. Kasi ang mga netizens and viewers natin, madam, ang ginagawa po is yung self-test o yung self-assessment po. Pero ito po ba ay pwede rin po ba nating gawin, Ma'am Marcia? Meron po kami mga tests talaga na ginagawa sa aming mga clients. Pero kung dadating po sila na may ginawa na po silang self-test, at according to the self-test, kailangan na nila ng tulong, mas mapapadali po. Unahin natin, ma'am, no, kapag kayo po, mga kapatid, again, sanabi ni Ma'am Marcia, kapag kayo po ay naaapektuhan na po yung pang-araw-araw po ninyo na gawain sa work, sa pakikihalubilo nyo sa tao, mag-seek na tayo ng professional help. And ang maganda rin dito, tulungan nyo din yung sarili nyo. At kasi hindi naman din po yan magiging effective, Ma'am Marcia, kung lagi din natin iaasa sa ibang tao, no, yung ating happiness, yung ating decision, yung mga decision natin sa buhay. Kailangan din, ma'am, willing sila na baguhin or willing silang itama kung ano man yung may mali sa kanila, Ma'am Marcia. Yes po, ma'am. It always starts with the self. Yun po ang aming mantra, no? Even po seeking help, hindi po makakatulong kung bumunta ka lang sa amin kasi sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Only when you really have reached rock bottom and you really want to help yourself, that's the most effective time, most efficacious time to seek help. And Miss Marcia, kausap ko po kahapon, ano, si Pastor Archie. Mga kapatid, balikan niyo po yung iba naming episode ng Bardagulan Sere. Nakausap po namin si Pastor Archie de la Cruz ng Amara Counseling and Training Center. Din po nakasama nila Miss Marcia. Na-discuss po namin nila Pastor Archie yung may kaugnayan po sa kids behavior and sa teenage attitude. So magandang usapin din po yun para po sa mga may anak, no? Nagkausap ko po si Pastor Archie. Nag-inquire po ako ng services po ng Amara. Actually, ma'am, very cheap siya, ha? Yes. Hindi siya, kumbaga, kayang-kaya po ng bulsa natin. Siguro mas maganda, mga kapatid, na mag-message po kayo sa Amara Counseling and Training Center. Dahil mura po ang kanilang binibigay na counseling po dyan sa kanilang tanggapan. Hindi ko in-expect na ganun kamura. Actually, di ba, ma'am, meron po kayong couples therapy? Yes, ma'am. Meron po kaming couples therapy, meron po kaming marriage counseling, meron po kaming individual counseling, at meron po kaming family counseling. Ayun. Yung family counseling, napakamura lang, no? Ma'am, baka pwede naming makasama din dito sa studio yung ating mga kasamahan dyan na mag-e-explain naman po or makakatulong naman po about family counseling and marriage counseling. Kasi medyo yun yung lagi. Nako! Opo. Hayaan nyo po, pagbalik niya po kasi nagbabakasyon po ngayon si Miss May. Opo. Sa Amerika po. Mm-hmm. Dahil long planned na po dahil siya ay nag-attend ng isang seminar. Pero Miss Marcia, ha, makakasama namin kayo dito ni Pastor Archie sa studio. Nag-promise na si Pastor Archie. Kasi, talaga po ba? Opo, ma'am, ito pong discussion po na ito ay malaking tulong po sa mga viewers natin kasi hindi nila alam kung paano pangalagaan ang kanilang mental health. Even parang sa mga bata. Oo, ang iniisip lang nila parang okay lang yan, kaya ko naman.
Mm-hmm. Di ba, ma'am? Okay yes, lang yan. Po. Kaya ko naman to. Wala yan. Makakalimutan ko din yan. Sure. Pero hindi nila alam na nakaka-affect po pala ito. Malaki ang epekto nito sa pang-araw-araw natin. Yes po, ma'am. Actually, if we don't take care of ourselves, nobody else will. Yes. O, di ba? Hindi ko na ngayon maalagaan yung sarili. Wala na nga jowa. Hindi ko pa maalagaan yung sarili ko. Hindi ganun. Okay, te. Di ba, ma'am? Opo. Ma'am, baka pwede niyo pong i-invite yung ating mga... Ay, by the way, mga kapatid, si Ma'am Marcia Bicomong po ay isang psycho-educative yes. counselor and makakasama pa rin natin siya sa iba pang episode. Anger issue naman. Sa mga... Nako! Sa mga mainitin ng ulo. Mm-hmm. So, abangan niyo po, I think tomorrow, makakasama ulit natin si Ma'am Marcia. Pero Ma'am Marcia, baka pwede niyo silang i-invite. Yung ating mga viewers and listeners na mag-visit po sa Amara Counseling and Training Center, ma'am. For everybody po, we are a mission work counseling center. Kami po ay Amara Counseling and Training Center and we do individual therapy. We do couples and marriage counseling and we do family therapy as well. And we do trainings and seminars din po. And we can be reached through 0936-921-8516. At kami po ay located sa number 3 Ligaya Street. Isidora Hill Subdivision, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Feel free to come and talk to us po. Ayun. Walang masama, mga kapatid, na mag-seek tayo, especially yung mga family members po or yung buong family po na nakikinig ngayon. I swear, ako na nagsasabi, very cheap po. Mm-hmm. No? Kung nag-aalala kayo, baka mahal, magpa-counseling. Napakamura, nagulat din yes. ako eh. Napakamura. Mm-hmm. Actually, mga kapatid, wala pa silang 2,000. Yung sa face-to-face na single lang. Hindi siya ganun kamahal. So, mas maganda na pangalagaan natin ang ating mental health through counseling, therapist, diba? So, ayan, Miss Marcia, maraming salamat po and makakasama ulit namin kayo tomorrow para sa panibagong segment naman po. Opo, maraming salamat po sa inyo, Thank ma'am. Thank you, ma'am. Miss Shari, Miss Maricel, maraming yes po. Salamat po. Ayun, salamat po. Si Miss Marcia Bicomong, ang psycho-educative counselor po ng Amara Counseling and Training Center. Thank yes. you very much, mga kabarda. And bukas po muli, antabayanan niyo po ang aming panibagong episode patungkol po sa mental health. Ako po si Shari Roman, magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tufo Tungol, bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan Series.